Magandang araw mga kayanita! Isang panibagong kwento po muli ang ibabahagi ko sa inyo na sana ay inyong maibigan. Ito ay pinamagatang My Sweet Mistake. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Isang ordinaryong messenger sa bangko ang ama ni Lani, kaya simpleng pamumuhay ang kanyang nagisnan. Taliwas sa kinalakihan ng dalawang kaibigang si May at Justin. Isang politiko sa kabisayaan ng kay May, habang namayapang ama ni Justin ay isang malaking food manufacturer at exporter. Napabarkada siya sa dalawa dahil pare-pareho sila ng course sa kolehiyong pinapasukan nila. Ngayon ang graduation nila sa Philippine International Convention Center, galing ukay-ukay sa Quiapo ang suot niyang bestida, habang designer dresses ang suot ni na May at Justin. Pero importante pa ba ang mamahaling damit? Gayong sa kanilang tatlo, siya ang cum laude. Bongga ang ngiti niya habang nagpapapicture silang magbabarkada. Guys, let's go to Bora. Taya ako, sabi ni Justin. Sureness, sagot ni Lani. Libre naman, bakit hindi? Kaya nga, gusto niyang sumama sama kay Justin dahil maraming libre. Kahit ba minsan ay may pagkaepal ang ugali ng kaklase. Tumawa si May. Dapat hindi makabalik si Lani ng Maynila na virgin pa. Binilata niya ang dalawa bago muling ngumiti sa mga taong nagpapapicture sa kanila. Ang kanyang mga magulang ni May, ang sekretarya ng kuya ni Justin. Wala na kasing magulang si Justin at ang supladong kuya na lang nito ang natitirang kamag-anak. Dahil busy, hindi nito napuntahan ang kapatid. Kung sila nga naman ang tatanungin dalawa ni May, mas mabuti ngang hindi nila makita sa PICC ang kuya Mon ni Justin dahil naiilang sila rito. Masyado kasing istrikto. Pagkatapos itong closing ceremony, ay sabay-sabay ang kanilang mga pamilya na magdi-dinner at ayaw nilang makasama si Mon sa mesa. Suplado kasi, sobra. Iyon ang pinakaunang pagtapak nila ni sa Boracay. Pagdating nila sa isla, ay halos mawindang siya sa pagod dahil na-delay ang flight nila ng 5 oras. Ngayon niya nalaman na nakababaloy pala maghintay ng eroplano. Alas 3 ng hapon na sila nakalapag sa Katiklan Airport. Paakyat na sila ngayon sa kanilang mga kwarto sa resort sa Station 2 ng White Beach. Pero sulit naman ang pagod nang makita niya ang dagat sa malapitan mula sa salaming dingding ng kanyang kwarto. Ang bughaw ng tubig at malapulbos na puting buhangin ay kumikinang sa sikat ng araw. Nakakaanyaya pero ayaw naman niyang mabinat dahil pagod na pagod siya. Hinagis niya ang sarili sa kama at masarap na umidlip. Pagising niya ng bandang 5:00 ay agad niyang narinig ang boses ng mga kaibigan sa terrace. Nakitambay rin siya roon para tumingin sa napakaraming taong dumadaan sa maliit na kalsada ng White Beach. May 2 lalaki na lumabas mula sa entrance na kanilang resort. Kahit likod lang ang kanilang nakita, ay alam nila kung sino ang mga iyon. Puntik nang mahulog sa upuan si Lani nang makita ang crush nilang si Alan Flores, ang star player na kanilang university sa basketball. Nagtakbuhan si May at Justin para habulin si Alan. Ayaw niyang paiwan, kaya sumunod siya sa dalawa. Na-corner ng mga ito ang dalawang lalaki sa dalampasigan. Tahimik lang si Lani na nakinig
sa usapan ng apat habang binubuo ang maliit na sandcastle nang umupo sa tabi niya si Alan. Nag-excuse kasi ito kanina para makabili ng beer at dahil masyadong abala ang tatlo sa pagdedebate, sa gilid niya ito nakisiksik. "Want some?" tanong ng lalaki habang binibigay sa kanya ang isang lata ng beer. "Thanks." Tinanggap niya ang lata at saka ito tinanong kung ano ang plano nito ngayong graduate na sila. Alam niyang political science ang kurso nito. Crush nga kasi niya kaya alam niya ang mga detalye tungkol dito. Alam din niya ang favorite ice cream flavor nito ay strawberry. Nagkwento si Alan na babalik ito sa bayan nito sa Abra at tatakbo sa sangguniang bayan. Mag-uumpisa rin muna ito sa pinakamababang posisyon. Eddie, tumakbo kang kagawad. O kung gusto mo, apply ka munang barangay tanod, sabi ni Lani. Napatawa si Alan sa sinabi niya. Kurok chairman, pwede rin, sabi naman ni Alan. Siya naman ang napatawa. Masarap pala at matalinong kausap ang lalaki. Pinag-usapan nila ang kakulangan ng mga Pinoy ng tiwala sa sarili, ang tunay na salarin kung bakit hindi sila makausad-usad mula sa kahirapan ng Pilipinas. "Do you have a boyfriend?" tanong ni Alan. "Wala," sigaw niya sabay halakhak. "NBSB, no boyfriend since birth," tawang sabi ni Lani. "Virgin?" natatawang tanong ni Alan. Napatawa si Lani. "Baka nangangailangan ka ng serbisyo ko," nanunukso na ang tono nito. "I know how to deflower a girl," birong sabi ni Alan. "Magkano ba ang talent fee mo?" birong tanong din ni Lani. Napatawa sila pareho sa takbo ng kanilang usapan. Nagkwento si Alan tungkol sa mga naging girlfriends nito. May dalawa raw itong sineryoso na girlfriend noong third year high school at noong first year college. Nagkwento naman siya tungkol sa great love niya noong nasa high school na ngayon ay ladlad na. Nakasalubong niya ito sa wet market na may akay-akay na maskuladong papa. Ang sarap na kanilang tawanan hanggang sa niyaya siya ni Alan na pumunta sa D Mall. Dahil naandun daw, naghihintay ang kanilang mga kabarkada. Maglalaro daw ang mga ito ng poker. Nagpaalam si Alan. Ngunit bago tumayo, ay bumulong ito sa kanya. "I'm serious about my offer. Pumatok ka lang sa room." Tumili kasi ang mga bata sa kanilang likuran. Kaya hindi siya sigurado kung room 21 o room 31 ang sinambit nito. "Baka room 31, naisip niya. "Baliw," sigaw nila ni Rito. Pindat naman ang naging tugon ni Alan bago hinabol ng takbo ang kaibigang si Jan. Dahil papalubog na ang araw, pinagpasyahan na lang nila na bumalik sa kanilang resort. Galing sa meeting sa Shanghai, China, dumiretso si Mon sa Boracay via direct flight to Calibo Airport. Pambayad niya sa kasalanan sa hindi pagdalo sa graduation ng kapatid na si Justin. Kung siya ang tatanungin, mas gusto niyang umuwi sa Maynila dahil marami pa siyang tatapusin. Ngunit, namimilit ang kasintahang si Winnie na bigyan naman niya ng oras ang nakababatang kapatid dahil nagtatampo na ito. Dumiretso siya sa resort na pagmamayari ng German na ama ni Annie. Sinalubong siya ng halik ng kasintahan sa receiving area. "Where's Justin?" untag ni Mon. "Upstairs in my pad." "Nako, nagdadrama nga eh." Nasa resort daw ang crush niyang varsity player. "The problem is that he likes Justin's friend more." Napailing siya. Ang mga babae talaga. Pumunta sila sa pad ni Annie sa third floor at doon inaabutan niya si Justin na nakaupo sa terrace. Nanunulis ang huso habang nakatingin sa papadilim na dagat.
Inabot niya sa kapatid ang regalong pintas at mabuti na lang at tila nakalimutan na nito ang tampo dahil mukhang sa iba na nakatutok ang sama ng loob nito. Umupo siya sa isang silya at kumuha ng pasta mula sa bowl na nasa mesa. "I regret inviting her," aritabling sumbang ni Justin kay Annie. "Ang sinasabi mong Lani ay ang girl na naka-blue-two piece. I think you're way prettier than her," tumango si Justin. Gusto niya sanang sabihin sa kapatid at kasintahan na wala ayon sa ganda. Ngunit pinabuti na lang niyang huwag magsalita at baka pagkaisahan pa siya ng dalawa. Inubos niya ang pagkain at natulog. Pagod na pagod siya, kaya mamaya na lang siya maliligo. Kinatok ni Lani ang kwarto ni na Justin at May, eksakto alas 8. Ngunit walang sumasagot mula roon. Nakailang katok siya nang may dumaan na room boy. Tinanong niya kung nakita nito ang dalawang kasama. Sinabi nitong umalis kanina pa ang mga babae. Hindi siya makapaniwala na iniwan siya ng dalawa. Ang usapan, sabay-sabay silang magdi-dinner ng alas 8. Nag-check siya ng cellphone. Hindi man lang nag-iwan ng text sa mga ito. Tinawagan niya ang dalawa. Parehong naka-off ang cellphone ng mga ito. Napabalik na lang siya sa kanyang kwarto dahil sa bad trip. Hula niya, hindi siya dinala ng dalawa dahil gusto ng mga ito na masolo si Alan. Kanina ay masama ang tingin sa kanya ni Justin dahil hindi ito pinansin ng varsity player. May masamang ngiti na humulma sa kanyang mga labi. Patulan kaya niya si Alan? Patukin niya kaya sa room 31? Tama nga naman ang sinabi ni May. Dapat pagbalik niya sa Maynila, hindi na siya virgin. Patulan niya kaya si Alan? Palagi na lang siyang tinutukso ng dalawa tungkol doon at nag-wonder siya kung ano ang mararamdaman ng mga ito kapag nalaman na si Alan ang naka-deflowers sa kanya. Hindi naman siya naniniwala sa virginity. Nagkataon lang na wala talaga siyang naging boyfriend. Nakaramdam siya ng excitement. Maya-maya, paglalim ng gabi, ay magiging Diyosa siya. Diyosa! Pagising ni Mon, ay dumiretso siya sa bathroom para mag-shower. Sa kasamaang palad, pagbukas niya ng shower, ay nahulog ang nap ni Yon at bumulwak mula roon ang malakas na tubig. Tumawag siya sa information desk para magpatulong sa utility. Hinanap niya rin sa Annie. Lumabas umano ito kasama ni Justin at ang kaibigan ng kapatid. Inayos ang utility man ang shower, ngunit hindi pa rin maaaring magamit dahil baka muli iyong bumulwak. Dahil nag-iisa lang ang shower sa pad at kating-kating na siya, tinanong niya sa information kung saan siya pwedeng mag-shower. Pinahatid siya nito sa room 31 na hindi okupado ng oras na iyon. Dinala niya sa maliit na kwarto ang shorts at polo na susuotin. Atin na rin ang tuwalya at toiletries. Nagsasabon na siya nang mamatay ang ilaw sa labas. "Who's there?" tanong niya mula sa loob ng bathroom. May lumapit na yabag at may nagsalita mula sa labas. "Napag-isipan kong tanggapin ang inaalok mo kanina. I hope you're not changing your mind." Isang mahayaing boses ang nagsabi niyon. Hindi muling nagsalita si Mon. Binanlaman niya ang sarili. Paglabas ng bathroom ay nasulyapan niya ang isang nakatalikod na babae na nakasundress. Dapat pala ay hinayaan niyang bukas ang pintuan ng bathroom para makita niya ang hitsura nito. Ngunit, nasa kalagitnaan na siya ng silid nang humarap ito at lumapit sa kanya. Parang pamilyar, parang kaibigan ni Justin na minsan ay natutulog sa kanila kapag may mga school project ang mga ito. Yung matangkad na morena, pareho silang mapapahiya kung bubuksan niya ang ilaw. "I've never done this before,"
So please promise me na dahan-dahan ka lang ha. Napakunot ang noo ni Mon. Ano ang ibig sabihin ng batang ito? Ngunit hindi na siya nakapagtanong nang malanghap niya ang mabining amoy na lumilipad mula sa katawan ng kaharap. Napakasariwa at napakalambing at hindi na rin siya makagalaw nang binaba ng babayang strap ng damit sa kaliwang balikat nito at humulma sa dilim ang anino ng kaliwang dibdib nito. Ibinaba rin ito ang sa kanan kaya tuluyang nahulog ang damit sa sahig. Maganda ang leeg nito at ang hulma ng balikat. May kung anong init ang lumukob sa kanya kaya tinaas niya ang palad para damhin ang pisngi ng babae. Ramdam niya ang pagtitig nito sa madilim niyang mukha at pagkatapos ng ilang segundo ay siya na rin mismo ang humalik sa mga labi nito. Napasinghap ang babae at napayakap. Mukhang hindi nga ito marunong humalik. Ah, sandali. Ninenerbiyos ako. Pinipaya ng babae ang sarili para kumalma. Promise mo talaga ha na huwag masakit. Napangiti siya sa dilim. Maganda na sana ang mood. Sinira pa nito. Parang seda sa lambot ang balat ng babae. Nakakagigil. Pinipigilan niya lang ang sarili at baka sa sobrang gigil ay masaktan niya ito. At sa kalaliman ng gabi ay tuluyan nangang naiwala ni Lani ang kanyang puri sa isang lalaki na inaakala niyang si Alan. At matapos ang hindi makakalimutang karanasang iyon, ay ramdam ni Mon ang pakikiramdam ni Lani sa paligid. Inayos niya ang magulong buhok nito na nakabuhaghag sa kama. Nayakapin niya sana ang babae, ngunit pabilis itong tumayo at saka nagbihis. Tahimik na lang niya itong tiningnan sa dilim. Salamat, sabi nito bago lumabas na ng silid. Masakit ang katawan ni Lani kinaumagahan. Namula ang mukha niya nang naalaala ang nangyari ng nakaraang araw. Ganoon pala iyon. Masakit. Hindi sana siya babangon mula sa higaan. Ngunit nakaramdam siya ng gutom kaya nagbihis siya at naghanda ng breakfast. Dinala niya iyon sa terrace kung saan naroon ang dalawang kaibigan nakatingin sa dagat. Bakit hindi ka sumunod sa amin? Tanong ni Justin. I texted you the place last night. Walang natanggap si Lani ni isang text kaya sigurado siyang nagsisinungaling lang ito. Kung alam lang ng dalawa ang pinagagawa niya kagabi, maluloka ang mga ito. We went clubbing with Alan last night. Nag-enjoy nga kami eh. Patuloy pa ni Justin. Napatigil si Lani sa kalagitnaan pagnguya ng longganisa. Kasama nila si Alan kagabi? May kung anong nerbiyos na gumapang sa kanyang balat. Paano nangyari iyon? Hindi ba kasiping niya ang lalaki kagabi? Okay ka lang? Tanong ni May sa kanya. Bakit parang namumutla ka? Uminom muna siya ng tubig bago nagsalita. Masama lang kasi ang gising ko. May masamang panaginip, sabi ni Lani. Ibinalik niya sa normal ang hitsura. Wala dapat makaalam ng nangyari kagabi. Lalo't hindi pala si Alan ang kanyang nakasiping. Nakakahiya. Sino kaya ang swerteng lalaking iyon na nakajakpat sa kanya? Kainis nga at andito si kuya. Hindi ako makakapaglandi masyado, himutok ni Justin. Your kuya Mon is really scary, ani May. Kapag sa mansion sila ni Justin nag-overnight, makakagawa lang sila ng kahit anong gusto nila kapag wala si Mon. Magpatugtog ang music ng malakas, maghalakhakan, magpagulong-gulong sa sahig, manigarilyo at mag-inom. Kapag nandyan si Mon, behave silang tatlo palagi. Who's scary? Tanong nang pumapasok na si Maylene sa Teresa. Napatawa si May
at nagmakaawang huwag sabihin kay Mon ang narinig. Tahimik lang na nakinig si Lani sa kwentuhan ng tatlo tungkol sa lasing na Australianong nakasalubong ng mga ito ng nakaraang gabi. Halos hindi nga pumapasok sa utak niya ang pinagkukwentuhan ng mga ito dahil pilit niyang kinikilala kung sino ang kayakap kagabi. Kasing tangkad kasi ito ni Alan at kasing katawan. Pero baka si Alan nga naman talaga iyon. Pumunta lang sa bar pagkatapos nila doon sa kwarto. Ito ang napapala ng mga tatanga-tanga. Nagyaya si Maylene na maligo sa dagat. Hindi siya sumunod dahil masakit pa rin ang kanyang katawan. Pagkatapos mag-shower ay bumaba siya sa information desk para tanungin kung ano ang room number ni Alan Flores. Room 21 po ma'am, ang nang receptionist. Namawi siya sa narinig. Room 21 pala, hindi room 31. Patay, eh sino yung nasa room 31 ngayon? Tanong ni Lani. Wala pong gumagamit ang room 31, sabi ulit ng receptionist. Salamat. Babalik sana siya sa hagdanan nang nakita niya ang pababa ang kuya ni Justine na si Mon. Ayaw niya itong makasalubong, kaya napadiretso siya sa isang pasilyo papuntang CR. Tinignan muna niya kung nakalabas na ito ng entrance bago siya bumalik sa kanyang kwarto at doon natulog. Nagising siya ng mga alas 5. Dahil wala ang mga kaibigan, naligo siya mag-isa sa dagat at maagang nag-ayos para sa dinner para hindi na siya muling maiwan. Pagbaba nila sa receiving area ay nandoon pa rin na taghihintay si na Alan. Hi Miss Virgin, bati ng huli sa kanya. Hindi niya alam kung paano magre-react dahil hindi naman ito alam ang ibig nitong sabihin. Ibig sabihin ba nito na ito ang nakasama niya sa room 31 kahapon? Huwag mo na siya magpakasigurado. Baka hindi nga ito at mapahiya lang siya. May sasabihin pa sana sa kanya si Alan. Ngunit, hinablot na ito ni Justine. Hindi sila lumabas ng resort hanggang sa bumaba na si Maylene at Mon. Nagaya kasi si Maylene sa restaurant na kaibigan nito na nasa White Beach rin lang. Doon sila umupo sa mesa sa dalampasigan at nakinig ng mabining alon at acoustic music habang hinihintay ang pagdating na kanilang pagkain. Romantic ang mga umiilaw na kapis na nakatali sa mga kahoy ng niyog na nagbibigay ng ibang tanglaw sa lugar. Ayaw kong tumabi kay Mon, bulong ni May sa kanya na nasa gilid ng nabanggit na lalaki. Tumayo ito at nakipagkwentuhan raw sa French kiteboarder na inimbitahan din ni Maylene. Pagkatapos ay pinausog ito ang French para mapausog siya sa upuan. Napatabi tuloy siya sa kuya ni Justine. Napatingin siya kay Mon sa eksaktong oras na napatingin din ito sa kanya. Agad niyang binawi ang tingin. Kung gwapo lang ang pag-uusapan, gwapo talaga ito. Mestisuhin at matangkad. Kaso nga lang, parang kailangang luhuran ng lahat ang personalidad. Kahit nga si Justine ay takot dito. Ang kuya umano nito ang kalbaryo nito sa buhay. Nakita nila noon kung paanong pinagalitan ng kaibigan ng kapatid nito nang mahuli silang umiinom at naninigarilyo sa garden. Dumating ang umuusok ng mga lobster sa kanilang mesa. Amoy pa lang niyon ay nakakagutom na. Ang problema, hindi niya alam kung paano gamitin ang cracker. Let me help you, sabi ng malumanay na boses sa kanyang kanan. Kinuha ni Mon ang cracker sa kanya at ito na ang nagbukas sa mga sipit na nasa kanyang plato. Salamat, ang sabi niya nang nakuha na ang lahat ng laman ng klo. Tumunog ang kanyang cellphone. Si May ang nag-text sa kanya. Hello Mrs. Mon, ang sweet naman. Pinagbalat ka pa. Binigyan niya ang kaibigan ng masamang tingin.
Hindi niya akalaing sinusubaybayan siya nito. Tumingin siya sa katabi. Napahiya naman si Mon dahil nahuli niyang binabasa nito ang message sa kanyang cellphone. Napahiya rin siya dahil siguradong nabasa nito ang text ni May. Salubong ng kanyang tingin ang mga mata ni Mylene. Tinutok na lang niya ang paningin sa pinggan at tinapos ang pagkain. Napunta muli ang usapan sa mga plano nila pagkatapos ng bakasyon. "Hey, May, Lani, I was able to talk to the HR department of our company. Pwede daw tayong maging trainees doon," sabi ni Justin. Kapwa sila napangiti ni May. Maganda rin kasing simula maging trainee sa kumpanya ni na Justin. Magandang panlagay sa resume. Ang problema nga lang, ay baka palagi nilang makasalubong ang Mona ituroon. Naiilang nga siyang tumingin man lang sa kanan at baka mahagip niya ng tingin ang lalaki. Kaya malaking pasasalamat niya nang natapos ang hapunan at umalis sila sa mesa para makapag-bar hopping. Binuntutan siya ni Alan at noon lang niya natuklasan na masama palang magselo si Justin. Nagpalipad ito sa kanya ng masamang tingin. Sanay kasi itong palaging narito ang atensyon ng lahat. Matagal pa naman itong crush sa Alan at ngayon heto na at may pagkakataon. Sa kanya naman lumalapit ang lalaki. Siguro, kung walang nangyari kagabi, baka kiligin siya. Kaso nga lang, nalulula siya sa katanungan kung sino ang nakasiping niya ng nakaraang gabi. "Masaya ka kagabi ah. Bakit hindi ka sumama?" tanong ni Alan habang nakaupo sila sa bar. Umubo muna siya para mapawi ang bara sa lalamunan bago nagtanong. "Buong magdamag ka ba talagang gumimik kagabi?" tanong ni Lani. "Oo naman. Hinanap nga kita. Umalis kami sa resort mga 6:45. Nakabalik kami mga 4:00 na ng umaga." Napailing siya sa narinig dahil isa lang ang ibig sabihin niyon. Hindi talaga si Alan ang nakasiping niya. Nawalan tuloy siya ng gana. Pagkatapos niyang maubos ang margarita, ay nagpaalam na siya sa grupo na babalik na ng resort dahil masakit ang kanyang ulo. "Gosh, ang aga nila ni ha?" sabi ni May. "Alas 10 pa lang, ni hindi pa nag-uumpisa ang party." "Let her be," sali ni Mylene, sabay bigay ng masayang ngiti kay Justin. "Huwag nating pilitin ang tao. Mahirap kasi mag-party na masakit ang ulo." Umiti siya sa lahat at naglakad palayo. Hayaan na niya kung sino man ang kasiping niya kagabi. Madilim naman ang kwarto. Siguradong hindi siya nakilala ng lalaki. Tatlo nga lang ang pangingilan nila niya rito. Matangkad, pati puno ang katawan at masarap humalik. Pagkalabas ng kwarto ni Mon, ay nasa labas ng terrace si Justin at nagbabasa ng bridal magazine. "Don't tell me you're getting married," sabi niya sa kapatid. "Of course not. Ay Mylene to. In case, iyayain mo siya ng kasal. Ready na siya kung ano ang design ng gown niya," sabi ni Justin. Hindi sumagot si Mon. Tumingin lang siya sa dagat. "Why don't you propose now so that I'll have a friend in the house? I really want her to be my sister-in-law," sabi pa ulit ni Justin. He was not the marrying type. Sinabi niya ito noon paman kay Mylene para klaro. Nasa tamang edad na rin sila ng nobya. Parehong 30 years old. Wala nga lang talaga sa utak niya ang pagpapakasal. "Guys, dali na!" tawag ni Mylene mula sa pintuan. Schedule kasi nila ngayon na mag-island hopping at 9:00 ang alis nila sa isla. Tahimik lang siyang sumunod sa mga babae na sumakay ng bangka papunta sa kabilang isla. Para nga siyang gwardya na papuntot-puntot sa likuran habang naghahanap sila ng magandang pwesto sa dalampasigan. Tinatamad siya may kapag-usap sa mga kaibigan nitong mga lalaki dahil puro kotse at babae lang
ang pinag-uusapan ng mga ito. Wala na nga siyang ginawa kundi tumingin sa tahimik na si Lani. Kagabi niya nalaman ang pangalan na tawag dito ng mga kaibigan. At sa tingin niya, hindi pa talaga alam ng babae na siya ang nakasama nito sa room 31. Napapasali naman si Lani sa usapan at tawanan, pero madalas ay natatahimik ito at napapaisip ng malalim. Nahalata niya yung type ito ni Alan dahil siksik dito ng siksik ang lalaki. Ang dalaga naman ay tila tinatamad. At ang kapatid niya si Justin ay silos sa silos na pinapakalma ni Mylene. Habang nakahiga sa duyan, ay nasubaybayan niya ang galaw ng lahat at parang may nasubaybayan siya sa sarili. Hindi niya maalis-ilis ang mga mata kay Lani. Sumasakit na ang balat ni Lani sa kakababad sa araw. Ang maganda nga lang sa kanya, lalong naging kayumanggi ang kanyang balat. Hindi tulad ng mga kasamahang babae na nalilipo naman ng mga pekas ang mukha. Kinuha niya muli ang sunblock sa bag para dagdagan ang nailagay sa balat. Tumudukot siya nang napansing parang may matang sumusunod sa kanya. Nang itaas niya ang kanyang tingin, mga mata ni Mon ang kanyang nakasalubong. Agad niyang binaba ang ulo para maitago ang pamumula ng mukha. Ewan niya, pero hindi siya komportable sa lalaki. "Honey, come! Swim with us!" sigaw ni Mylene sa kasintahan. Nang hindi tumayo si Mon, tinakbo ito ng nobya at saka kinaladkad papunta sa dagat. Tiningnan niya ang likod ng dalawa at para may kung anong bumundol sa kanyang tiyan nang nasulyapan ang walang damit na katawan ni Mon. Parang sa kayakap niya sa room 31. "They look good together," komento ni May. "Perfect pair. Mylene is a perfect sister-in-law," sabi naman ni Justin. "Kinukulit ko na nga si Kuya, nayayain ang kasal si Mylene." Napayakap sa sarili si Lani. Ano ba itong napasukan niya? Kung matino siya ang babae, bakit basta-basta na lang siyang nangangatok sa kwartong iyon? Parang may tumutulong luha sa kanyang mga mata, kaya napakurap-kurap siya. Dahil sa sama na pakiramdam, hindi na siya nakatayo mula sa kinaupo ang buhangin hanggang sa sumakay ulit sila sa bangka para makabalik ng Station 2. Ang masama, libre ang tabi ng upuan niya at hindi na siya nakagalaw nang umupo roon si Mon. Sa kabila niya tinutok ang mga mata para hindi makasalubong ng tingin ang binata at parang nagtatayuan ang mga balahibo niya sa batok nang naramdaman ang binti nito na nakadikit sa kanyang binti. Muling bumaha sa kanya ang mga imahe at sensasyon ng nakalipas na gabi noong magkayakap sila ng estranghero sa room 31. Sana marating na ng bangka ang isla para matapos na ang nakakaliyong kalbaryong kanyang nararamdaman. Pagkababa nila ng tricycle mula sa dalampasigan na sinampahan ng bangka, ay mabilis siyang napaakyat sa kwarto niya, gayong nagkukwentuhan pa ang lahat sa receiving area. Gusto niyang iligo ang nararamdamang kakaiba. Baka kapag malimig na tubig ang kanyang ipinaligo, ay makalimutan niya ang mga nangyari sa room 31. Pero nang libreng dumali ang malamig na tubig sa kanyang balat, ay lalong nababanag sa kanyang isipan ang malambing ng mga kamay na gumagapang sa kanyang katawan, ang matitipunong braso, ang maiinit na hininga. Mabilis siyang nagbanlaw at imbis na magbihis ng bestidang panggala, nagsuot siya ng pajama. Hindi siya sasama ngayon para sa dinner. Matutulog na siya. Tinatok siya ni May, ngunit nagdahilan siya na masakit ang ulo. Mahaba-haba rin ang tulog niya hanggang sa naalimpungatan siya. Tiningnan niya ang relo. Alas 11 na ng gabi. Nakaramdam siya ng inip kaya nagbihis siya ng bestida at umalis ng resort. Biyernes, kaya maraming tao ang nasa labas ng kalsada. Punong-puno ang maiilaw na bars ng turista. Kaya naguluhan si Lani kung saan uupo ang sarili. Lakad siya ng lakad
hanggang sa marating ang isang bar na may libreng upuan sa dulo. Umupo siya roon at umorder ng grasshopper. Mabuti at magkapareha ang puting katabi kaya hindi siya pansin ng mga ito. Tahimik siyang nanood ng soccer sa telebisyon habang dinadahan-dahan ang pagsipsip ng inumin dahil mahal iyon at nagtitipid siya. Napapangiti siya sa gulang Brazil nang tumayo ang magkapareha sa kanyang tabi para makaalis. Pagtingin niya sa kanan, ay nakita niya si Mon na nakaupo, tatlong stools ang layo mula sa kanya. Napatingin din ito sa kaliwa at napatigil pagkakita sa kanya. Tinutok na lang niya ang mga mata sa iniinom. Halos, hindi na nga niya may taas ang baso sa sobrang asiwa. "Mind if I sit there?" tanong ni Mon habang itinuturo ng tingin ang banganting bar stool sa kanyang tabi. Tumango siya. "Congratulations for being cum laude." Maya-maya ay sabi ni Mon. "Salamat," sagot ni Lani. "Bakit hindi ko sumama sa mga kabarkada mo?" tanong ulit ni Mon. "Masakit kasi ang ulo ko," sagot niya rito. "But you're here," sabi muli ng binata. Isang malungkot na ngiti ang sagot niya. Itinaas niya ang mga mata. Pero nakatingin pala ang lalaki. Kaya agad din niyang ibinalik ang tingin sa baso. "This has always been my favorite, Boris Pat," sabi ni Mon. Nilibot niya ang tingin. Maganda naman talaga ang lugar. Ang problema lang ay dikit-dikit ang mga bar stools. Kaya siksikan na rin silang dalawa. "Ngayon pa lang ako nakatapak ng bora dahil sa libre ni Justine." "Wala namang ginawa ang kaibigan mong yan, kundi gumasta." "Sorry po," sabi ni Lani. Napatigil si Mon sa sagot niya. "What for? At hindi naman ako ganoon katanda para pupuin. I'm just 29, sabi ng binata. Hindi niya alam ang isasagot. Humingi siya ng paumanhin dahil nga ginastusan siya ni Justine. Tumingin sa kanya na matiim ang katabi. "Am I that scary?" "Nahahalata ko na palagi na lang akong kinatatakutan," sabi ni Mon. "Medyo," sagot ng dalaga. Nagbigay ng nagtatanong na tingin si Mon at sa unang pagkakataon ay nagmukhang bata at vulnerable ito sa kanyang paningin. Pinapaigting pa naman ang ilaw ang mapupulang labi nito, kaya naman lalong gumagwapo. "Ano naman ang ginawa ko para katakutan?" sabi ni Mon. "Palagi ka kasing tahimik at hindi ka kailanman nakitang ngumiti," sagot ni Lani. Nagbigay ito ng ngiti na parang kay Donald Duck, kaya napangiti rin siya. Hindi niya akala ay ngingiti ng ganoon ang lalaking kinatatakutan nila ni May. Napatigil ito sa pangiti at napatingin na malamlam sa kanyang mukha. Na-conscious tuloy siya at napayuko. Ngunit isang daliri ang nagpataas sa kanyang baba para maitaas niya ang kanyang mukha at masalubong ang tingin nito. "Your shyness makes you even lovelier," sabi ni Mon. Tahimik silang nagtitiga ng lalaki. Hindi nga niya alam kung saan galing ang tapang niya. Basta, diretso niyang tinugon ang mga titik nito. Nang hindi nakatiis, ay hinaplos ni Mon ang kanyang pisngi. Noon tumunog ang kanyang cellphone. Binuksan ang text message mula kay May. "Mrs. Mon, nakita ko kayo. Hala, si Maylin parating." Para siyang binuhusan ng yelo. Mabilis siyang nagpaalam sa katabi at hinanap sa kalsada si May. Nakita niya itong mag-isang bumibili ng ice cream. Napahalak kakakaibigan pagkakita sa kanya. "Ano?" tanong ni May. Aminin, pahaplos-haplos pa ng mukha. "Hindi no," sabi ni Lani. Sabay na silang bumalik ni May sa kanilang cottage. Sumakitin daw ang ulo nito dahil sa sobrang pagpapainit. Kanina, sa kabilang isla. "Bagay kayo," sabi pa ni May bago pumasok sa kwarto nito.
Binigyan niya ito ng masamang tingin bago pumasok sa kanyang silid. Buong araw na nagbabad sa beach si Lani, kasama sina Justin at May. Wala sina Alan na nag-skateboarding ang mga ito sa Bulabog Beach. Nag-banana ride silang tatlo, nag-jet ski at kumain sa isang Mediterranean restaurant. May nakilala si May na isang gwapang Espanyol at sa grupo ng mga ito sila bumuntot. Gwapo ang mga banyaga pero nato-turn off siya sa sobrang balbon ng mga ito. Parang may kagubatan talaga ang mga dibdib. Nahihirapan pa nga magsalita ng Ingles ang mga ito. At bago sila naghiwalay, ay niyaya pa sila sa Marlboro White Party sa dalampasigan kinagabihan. May sikat daw na international DJ na tutugtog. Na-excite na naman sila sa party pagkatapos kumain ng dinner sa isang eat-all-you-can restaurant. Ay 4 oras sila naghanda bago lumabas sa resort ng bandang alas 11. Suot nila ang kanika nilang mga puting damit para makigulo sa dalampasigan kung saan sumisinag sa dilim ang mga laser lights at umaalingaungaw ang club music. Punong-puno ng mga tao ang venue pagdating nila. Karamihan, mga foreigners ang nakikisaya. Iyon ang gusto ni May dahil mahilig ito sa mga foreigners. Hindi rin nagtagal ay dumating ang kanilang mga kaibigang Espanyol at mukhang bongga ang yaman dahil hinayaan sila nitong umorder ng inumin. Nagpakilala ito bilang Arturo at gusto raw nito ang mga morenang Pinay. Mukhang nagpaparinig sa kanya dahil nga morena siya. Kulay tsokolate, lalo na ngayong nababad siya sa araw. Napapaindak din siya dahil maganda ang club music na pinapatugtog ng DJ at mataas ang enerhiya ng mga nakikiparty, kaya enjoy siya. Pagdating ng alauna, kung kailan nasa kasagsaga ng kasayahan, ay tipsy na siya. Hindi na matigil ang kanyang pagbungisngis. Pero mabuti siya dahil tipsy lang. Si May ay lasing na talaga. Kung kani-kanino ito yumayapos, si Justin naman ay nasa grupo ni na Maylin sa kabilang dulo na kisabay. Nawala sa paningin niya si May mga bandang alas 2 ng umaga. Ang huli niyang naalaala ay sumunod ito sa Espanyol na si Juan para sumayaw sa gitna. Punong-puno kasi ang dalampasigan, kaya mahirap hagilapin ang mga ito. Pero mas mabuting hanapin niya ang kaibigan at baka kung saan ito madala dahil sa kalasingan. Sumuong siya sa tumpok ng mga nagsasayawan at ilang beses siyang natapakan at nasiko. Ngunit hindi niya pa rin makita si May. Naramdaman na lang niyang may yumakap sa kanyang baywang, si Arturo. Inaaya siya nitong sumayaw. "No! No!" sigaw niya sa tenga nito para marinig siya dahil masyadong malakas ang musika. "I'm looking for May." Tinapik niya ang kamay ni Arturo at lumabas na sa tumpok ng mga tao para mahanap ang kaibigan sa mga niyugan at makakinaladkad na ituroon ng Espanyol. Wala naman sa kanyang problema kung kaladka rin ito si May. Basta nasa katinuan ng kaibigan at alam ang ginagawa. Pero kung lasing ito, mahirap na. Kailangan niya talagang mahanap ang babae. Nakalampas na siya sa pinakamalapit na niyog nang may muling yumakap sa kanyang baywang. Si Arturo na naman iyon. Isinandig siya nito sa puno at nilamukos ng halik. Nilayo niya ang ulo at sinigawan ng foreigner. "Let me go!" Tinulak niya at pinaghampas ang dibdib nito. Ngunit ayaw talaga siyang tigilan hanggang sa may isang malakas na suntok na nagpahandusay sa Espanyol sa buhangin. Simon, nakatayo ito sa gilid at galit ang tingin sa kanya. "What are you doing here?" tanong ni Mon. "Hanapin natin si May. Hindi ko siya makita," sabi naman ni Lani. Napalitan ng pag-aalala ang galit sa mukha ng lalaki. Kinuha nito ang kamay niya at sabay silang naghanap kay May sa mga kahoy ng niyog.
wala roon. Hinanap nila ito sa dalampasigan. At noon, naabutan nilang hinahampas ng dagat ang paanan ng natutulog na sina May at Juan. Napatawa sila ni Mon nang makita ang dalawa. Binuhat ng kasama ang kaibigan at sabay silang bumalik ng resort. Tinuro niya rito ang kwarto ni May na nasa gilid ng hagdanan. Kinapkap niya ang shorts ng kaibigan para kunin ang susi. Inilapag lang nito si May sa kama at lumabas na ng silid. Pagkatapos niyang isarado ang pinto, ay nagbigay siya ng ngiti kay Mon. "Salamat ha," sabi ni Lani. Ngumiti rin ito at pareho silang hindi makababa ng tingin. Ewan niya kung saan ang galing ang kanyang enerhiya na tumulak sa kanya. Basta nakita na lang niya ang sarili na lumapit sa papalapit ring binata. At natukusan na lang nilang nakayakap na sila sa isa't isa ng mahigpit habang pinagsasaluhan ang isang napakainit na halik. Napayapo siya ng husto at halos hapitin na ni Mon ang kanyang baywang. "You're so beautiful," anang binata sa namamuos na boses. Napasinghap siya. Parang babagsak na siya sa sahig dahil nanghina ang kanyang mga binti sa nararamdamang init. Maya-maya ay nakarinig sila ng mga yabag na paakyat sa hagdanan. Mabilis silang kumawala sa isa't isa at ag-ayos ng sarili. Mabuti na lang dahil lumitaw si Maylin at Justin sa second floor. "I've been looking for you," sabi ni Maylin sabay yakap sa nobyo. Nagbigay ito sa kanya ng isang maasim na ngiti. "Where's May?" tanong ni Justin. "Tulog na," sagot niya bago nag-excuse para makapunta sa silid sa dulo. Napabuntong hininga siya nang sarado na ang pinto. Mukhang hindi magandang sitwasyon ang kanyang nasuungan. Kung inasahan ni Lani na parehong sitwasyon ang gigisingin niya, nagkamali siya. Dahil ng pananghalian, nalaman niyang bumalik na sa Maynila si Mon dahil nagka-problema sa negosyo ng mga ito. At sumama rito si Maylin. Nakakapanibago dahil ang napakaaraw at napakasayang Boracay ay biglang nanamlay. May apat na araw pa sila roon sa isla at parang gusto na niyang umuwi. Sumama siya sa lahat ng gimmick ng mga kaibigan. At ilang beses siyang pinuna ni May na nananamlay. "Mismo si Mon ano?" tanong ni May. "Iyak," sabi ni Lani, sabay bigay ng diring-diring ekspresyon sa mukha. Tumawa ito. "Pakipot ang bruha, huwag mo akong mayak-yak dyan at baka tuksuhin kita sa harap ni Justin," sabi naman ni May. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa dagat na sinisinaga ng alas tres na araw para makapagmuni-muni. Nakakainis mang tanggapin, pero parang namimiss niya talaga ang lalaki. Sana pagbalik niya sa Maynila ay makalimutan niya ang nangyari sa lugar na ito. Galing sa pinapasukang opisina sa Ortigas, dumiretso sila ni sa kondo niya na May sa Makati. Dalawang buwan pagkatapos silang magbakasyon sa Boracay, ay ngayon pa lang sila muling magkikita-kita ng kaibigan. Hindi natuloy ang pagiging trainees nila sa kumpanya niya na Justin dahil tinanggihan niya. Hindi na rin natuloy si May dahil ang gusto nito ay kasama siya. Ang huli nilang usap sa telepono ng kaibigan ay hindi pa rin daw ito nakakahanap ng mapapasukan. Mataas sa posisyon kasi agad ang gusto kaya nahihirapang makapasok. "Bakit naligaw dito ang bruha?" tanong ni May habang pinagbubuksan siya ng pinto. "Nagbago kasi ang isip ko. Tanungin kaya ulit natin si Justin kung available pa rin yung traineeship sa kumpanya nila. Mas maganda kasi na may experience para mas madali sa ating makahanap ng magandang trabaho." "Tumaba ka," kuna ni May. "Pahingi ng tubig," sagot ni Lani, sabay upo sa sofa sa sala. Madali siyang paguro nitong nakaraang mga araw. Kumuha ng tubig ng kaibigan sa kusina at nagbalik sa sala, ay titig na titig ito sa kanyang katawan.
something's different about you. There's this unmistakable glow sa nakita ko noon sa ate ko, sabi ni May. Sana tumigil na ito sa pagdakdak. Ngunit, hindi na nito maitago ang saloobin. Yes, that glow when my ate was pregnant, sabi pa ni May. Napayuko si Lani. May talento ito sa pagtuklas ng mga bagay-bagay. Madaling makapansin ng mga kakaiba. Imbis na magbigay ng mapanghusgan tingin sa kanya, napabungis-ngi si Lani. Let me guess kung sino ang ama. Simon? Patuloy pa rin na wika ni May. Napahalukip-kip siya at hinayaang tumambad ang lungkot sa mukha. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa tatay ko, sabi naman ni Lani. Nalungkot naman ang mukha ni May. Ang bait pa naman ni Mang Kanor. Iyon na nga eh. Tapos, heto ako. Disgrasyada. May sakit pa naman yung diabetes. Tapos, ito na naman. Isa pang gagastusan. Wala pa akong savings para dito. Pinahid nila ni ang munting luha na tumulo sa kanyang pisngi. Galing siya sa klinik ng nakaraang araw at halos mawindang siya nang marinig sa doktor na nagdadalang tao siya. Paano iyon nangyari? Dalawang matatalinong tao na hindi man lang nag-isip kung ano mangyayari kapag nagsiping sila ng walang proteksyon. Paano niya ito ngayon masasabi kay Mon? Siguradong hindi siya pananagutan ng binata. Pero sana naman, tulungan siya hanggang sa makalabas ang bata. Ayaw niyang ang tatay niya ang mamroblema sa gusto na silang dalawa ang gumawa. Kaya nga, nag-desisyon siya na tanggapin ang pagiging trainee sa kumpanya ni na Justin at makahanap ng tiyempo kung paano masasabi ang sitwasyon niya sa lalaki. Ikaw, kung gusto mong pumasok na Justin, okay lang sa akin. Gusto ko nga doon para may kasama lang ako, sabi ni May. Kailangan ko lang talaga kasing makausap si Mon, sabi naman ni Lani. Tinawagan ni May si Justin at hindi naman ang dalawang isip ang huli na ipaayos sa HR ng kumpanya ng mga ito ang kanilang training. Maaga siyang nagising pagdating ng Lunes dahil naduduwal siya. Mabuti at hindi pagising ang kanyang nanay Letty dahil siguradong mamumuna ito. Pagkatapos mahimasmasan, ay napaupo siya sa sahig na kanilang banyo at napaiyak. Siguradong masasaktan niya ang kanyang mga magulang kapag kanyang ipinaalam ang kanyang sitwasyon. Pinakalma niya ang sarili at naligo. Ngayon ang unang araw niya sa kumpanya ni na Justin, kaya hindi siya dapat malate. Paglabas niya ng banyo, ay nangangamoy na ang nilulutong longganisa ng kanyang ina. Bigla siyang nagutom. Iba pala kapag buntis, gutom palagi. Nagkakalaman na ang kanyang katawan na dati sobrang payatot. Halihim nga rin niyang iniinom ang mga vitamins na nireseta sa kanya ng OB-GYN para na malumusog ang kanyang baby. Dahil maaga siyang nagising, maaga rin siyang nakarating sa katipunan kung nasaan ang malaking factory ng JK Castleford Corporation. Suot ang slacks at pulang blusa. Kinakabahan siyang pumasok mag-isa sa loob. Hinintay niyang dumating si May para may makasabay siyang pumunta sa dalawang palapag na opisina na nasa gitna ng apat na magkatabing malaking factories na gumagawa ng iba't ibang pagkain at junk food. Pagpasok nila sa payak na receiving area ay nandoon na at naghihintay sa kanila sa Justin. Oh my! Nice to see you two again! Sinalubong sila nito ng yakap. Lani, tumaba ka, sabi ni Justin. Tumawa silang dalawa ni May. Ninenerbiyos ang kanyang tawa habang ang kaibigan ay nangaalas ka. Kung alam lang ni Justin na nasa sinapupunan niya ang kanyang pamangkin, siguradong mabibilaukan ito. Dinala sila ng kaibigan sa isang malaking silid kung saan inaasikaso lahat ang mga papeles ng mga biniling franchise ng mga produktong pagkain galing sa ibang bansa. Sila raw tatlo ang hahawak ng bago nilang franchise product galing sa Canada.
ang Mr. Worms Wiggly Candy. Na-excite sila nang iabot sa kanila ni Justin ang isang pakete ng mga candy. Masarap ang unang caramel flavor niyang napili. Ngunit sa ikalawa, ay mabilis siyang napatanong kung saan ang CR dahil naduduwal siya. Mabuti at nasa gilid lamang iyon. Ang una nilang ginawa ay bumuo ng business plan kung paano nila may ilagay sa market ang candy kahit may kamahalan ito. Naglista sila ng malls, shops at groceries na pangmayaman kung saan pwede nilang ma-consignment ang produkto. Siya ang tagasulat. "Galingan mo ha," sabi ni Justin. "Si Kuya kasi ang mag-check niyan. Kung magustuhan niya, go ang plano natin. Kung hindi, ewan." Napatigil pansamantala si Lani sa pagsusulat. Bigla siyang na-conscious sa mga sinusulat. At baka may maling grammar siya. Dapat pala magaling ang kanilang plano para hindi mahindian ni Mon. Hindi pa nga niya alam kung ano ang magiging pakikitungo sa kanya ng lalaki. Gayong wala na sila sa Boracay. Ano kaya ang magiging reaction nito kapag nakita siya? Alam ba nito na papasok siya ngayon? Hindi naman natapos ang araw na hindi niya nakita ang lalaki. Bandang alas tres, niyaya siya ni May na tumambay sa maliit na kantina sa labas para makapagsigarilyo ito. Sinamahan niya ang kaibigan dahil nagugutom na rin siya. Hinihintay niya ang pagluluto ni Manang ng banana queue nang May lumapit para rin bumili. "Hi!" Nahihiya niyang bati kay Mon. Magiliw ng ngiti ang sagot nito. "Kumusta ang unang araw?" tanong ng binata. "Mabuti naman," sagot ni Lani. Inabot nito ang 100 peso bill sa tindera. "Sa banana queue naming dalawa yan," sabi ni Mon. Nagpasalamat siya at wala na rin siyang nagawa nang kinuha rin ni Mon ang kanyang platito para ito na rin ang maglagay niyon sa mesa. Nag-uumpisa ang bumuelo ng sasabihin si Mon, pero dumating si Justin at nakiupo sa kanila para magbida ng nagawa nilang business plan. Nakiupo na rin si May habang palihim na isinesa niya sa kanya na epal si Justin. "Baka hanggang plano lang yan ha?" Seryosong sabi ng binata na ikinatahimik ng kapatid nito. Ngunit ang mahimasmasan ay sumagot ang dalaga. "What do you want to imply?" "Na wala akong magawang matino?" sabi ni Justin. Natahimik sila ni May. Mukhang mag-aaway ang magkapatid. Tumahimik na rin si Mon. Mukhang nagsisirin na may lumabas na ganoon sa bibig. Nagbigay muna ng masamang tingin si Justin sa kuya nito bago tumayo at patubog na umalis ng mesa. "Hala, hala!" ani May. Natawa silang tatlo. "I didn't mean to offend her," paliwanag ni Mon. "Okay ka rin palang kausap," sabi ni May sa lalaki habang tinitinidor ang banana queue sa platito ni Lani. "Nakakatakot kasi magkwento ang kapatid mo, kaya natakot kami sa'yo," sabi ni May. "Pusta ko," sali ni Lani. "Hindi lang kami ay nagsabi sa pagkaburuho sa'yo na mukha kang nakakatakot." Napangiti si May. "Tahimik lang talaga ako at may pagkamahiyain. Lumaki kasi kaming walang magulang, kaya halos ako na ang tatay niyan. Alam niyo man ang ugali ng babaeng iyon. Kailangan talagang disiplinahin," sabi pa ni Mon. "May punto ka," tura ni May, sabay tawa. Siguradong patay sila sa kaibigan kapag narinig ang kanilang pinag-uusapan. "It's impossible," sigaw ni Justin sa cellphone kung saan nasa kabilang linya si Mylene. "Don't worry, I'll be in Manila tomorrow to talk to your brother. See ya," sabi naman ni Mylene. "See you," sagot ni Justin. Pagkababa niya ng telepono, ay siya namang balik na May sa kanilang mesa. "So, I see you and Kuya are friends already," kunan ni Justin sa mga ito. "Ang kuya mo at sila niyang friends,"
Ang totoo nga, they're close, sabi naman ni May. Natahimik si Lani sa sinabi ni May. Parang ilang beses na nga niyang nakitang magkasama ang kanyang kuya at si Lani. Ano kaya ang pinag-uusapan ng mga ito na kaya nilang tagalan ng isa't isa? Where those go together, you know. And speaking of Lani, tumatawag pa ba sa kanya si Alan? Tanong ni Justin. I don't know. Hindi namin pinag-uusapan si Alan. Mukhang di siya type ni Lani, sabi ni May. Anong hindi type? Crush niya yon, di ba? Kasama natin yan na tumitili-tili tuwing may laro ng basketball si na Alan. Iba ang type ni Lani, sabi ulit ni May. She's just pretending not to like him. No, alam mo, para lalong manggigil si Alan sa kanya. Kunwari, pakipot pa siya at tahimik. Pero malalim ang dikit, sabi pa ulit ni Justin. Iba nga ang type niyon eh, sabi ni May. Tumingin siya sa kaibigan. Kung hindi si Alan, sino ang type ni Lani? Tanong ni Justin. Binigyan siya ng hindi makapaniwalang tingin ni May bago nagsalita. Bulag, sabi nito. Tahimik lang na tumitingin sa daan si Lani habang nasa loob ng taxi papunta ng Timog. Nagplano kasi silang magkakaibigan na lumabas ngayong gabi. Medyo nahihirapan na nga siyang pumili ng susuoting damit dahil gusto niyang itago ang lumalaking tiyan. Wala pa namang gaanong umbok iyon, ngunit ang dibdib niya at balakang ay lumalaki. Baka kasi may makasalubong siyang isang May muli na madaling makapuna. Patay siya kapag ganoon. Nilagyan pa nga niya ng cardigan ang itim na bestidang suot. Pagdating niya roon, naloka siya dahil nandoon rin sina Justin at Mon, si Maylin at isang mestisuhing lalaki. Nakaupo ang mga ito sa isang mesa. Siguradong late na naman si May. Paano na ito? Wala siyang mahuhugutan ng moral support. Hi! Nahihiya niyang bati sa lahat, sabay upo sa upuan na nilaan ni Justin para sa kanya, ang nasa tabi ng mestizo. This is Dirk, Mylin's cousin, pakilala ni Justin. Naghahanap yan ng girlfriend at gusto ng morena, kaya naisip kita. Nagbigay siya ng isang nahihiyang ngiti sa lalaki bago tumingin kay Mon na tahimik na nakatingin sa baso ng beer sa harapan nito. Mukhang malungkot ito. Masayang nagkwentuhan sina Justin at Mylin. Tahimik lang ang binata sa upuan habang nag-uusap sila ni Dirk. Half Pinoy, half German din pala ito, katulad ni Bree. Sobrang gwapo nga ng lalaki kung ngumiti. Pero hindi niya maiwasan ang sarili na mapatingin kay Mon paminsan-minsan. Nakakasulubong niya ang tingin nito. Maya-maya ay dumating si May na late daw dahil nag-chat pa sila ni Spanish Juan sa Skype kaya hindi kaagad nakalarga. Nakipagtawanan ito kina Maylin at Justin. Ngunit nang nilalagay na ang pagkain sa kanilang mesa ay bumulong ito sa kanya. Mukhang nirereto ka ng friend natin sa hilaw na ito ah, sabi ni May. Oo nga, kaloka, ganting bulong ni Lani. Sabihin mo kasing na jauntis ka ng kuya niya. Tumawa si May na para bang nakakatawa ang kanyang problema. Binigyan niya na masamang tingin si May. Dito pa nagbiro. Paano kung marinig ito ng mga kasamahan nila sa mesa? May naamoy siyang kakaiba sa pagkain na nakakaduwal. Olive oil ata. X, hindi na niya natapos ang sasabihin. Nagmadali siya sa pagpunta sa CR. Maluha-luha siyang naduwal sa sink. Matagal-tagal din siya sa banyo para pakalmahin ang sarili. Dumating si May. Bruha, okay ka lang? Tumango siya. Nagbigay ng nanunuksong ngiti si May.
Sinabihan nga ako ni Mon na puntahan ka dito nang hindi ka kaagad nakabalik. Concerned. Pagpunta mo sa CR, napatayo rin iyon. Hindi nga lang siguro makapasok dito. Ano ang sabi nila Justine? Usisa ni Lani. Nagtanong, sinabi kong masama lang ang pakiramdam mo. Sabi naman ni May. Do I look okay na ba? Tanong ni Lani. Tumango si May, kaya bumalik na sila sa mesa. Maingat siyang dumampot ng mga pagkain. Tinapin na nga lang ang kinain niya. Pinilit siya ni Dirk na kumain ng pasta. Nagrason siyang may hyperacidity at hindi kayang kumain ng marami. Nakasalubong niya ang tingin ni Mon at nakita niya ang pag-aalaala sa mukha nito. Pagkatapos nilang kumain, nag-order ng beer si Mon. At nang hindi siya dumampot ng inumin, ay pinagdiskitehan siya ni Justine. Don't be such a killjoy. Dali na, inom na Lani. Pamimili ni Justine. Hoy, huwag mo nang pilitin ang tao kung ayaw. Saway ni May. Nagbigay ng di makapaniwalang tingin si Justine sa best friend. Is that you, Reyna Gimikera? Inabot ito ang bote sa kanya. She's not feeling well. Sabad ni Mon, kinuha nito ang bote at ibinuhos sa baso nito. Hindi nakaimik ang nakababata nitong kapatid. Pati si Mylene ay natahimik. Para masalba ang gabi, nagbida si May ng mga jokes nito. Tinatok ni Mylene sa kwarto nito si Justine. Wala ito roon. Pumunta siya sa pool at naabutan doon ang kaibigan na nakaubo sa lunch chair at umiinom ng beer. Nakailang bote na ito base sa mga basyo roon na walang laman. Pero heto at lumalaklak pa rin. Is there any problem? Mukhang kanina ka pabalisa. Untag ni May. Matagal bago ito nakasagot. I think Lani is pregnant. May kung anong takot na bumundol sa dibdib ni Mylene. How can you say that? Tanong ni Mylene. Look at her body. At saka, naduwal siya kanina. Matagal ulit bago ito nakapagsalita sa nangangarag na boses. I'm sure si Alan ang ama, paniniyak ni Justine. Are you sure? Tigil ang hininga na hinintay ni Mylene ang sagot ng kausap. Of course, sino pa ba? Akala mo kung sinong santa. Tapos, malandi naman pala. Sabi pa ulit ni Justine. Kung ganoon, why don't you terminate her from your company? Sabi naman ni Mylene. Binigyan siya ng di makapaniwalang tingin ni Justine. Hindi mo ba gets? Hindi lalapit sa aming magkakabarkada si Alan kung wala si Lani. Ilang beses ko na siyang niyayang lumabas. Ayaw. Nung sinabi ko na nagtatrabaho sa amin si Lani, si Alan pa ang nagaya ngayon na lumabas. But how can you get near Alan if Lani is there? Sabi pa ni Mylene. It's the only chance I have. Kaya nga, nilalapit ko si Lani kay Dirk para kay Dirk papatuon ang pansin niya. But now that she's pregnant, I don't know. Sabi ni Justine. Baka naman tumaba lang. Sabi ni Mylene. Sana nga. Sana nga. Panalangin rin ni Mylene. Birthday ng lola ni Lani ng linggong iyon. Kaya napapunta sila sa Bulacan para makisaya sa mga kapamilya. Punong-puno ng kanilang mga kamag-anak ang bahay ni Lola Iska at hindi nakaligtas sa mga ito ang pagbabago ng kanyang katawan habang kumakain sila ng salo-salo sa lilim ng puno ng mangga. Lani, gumaganda yata ang katawan mo ngayon. Pati sa kanya ni Tita Dolen. Salamat po. Naiilang niyang sagot. Ayan, dapat kayong mga bata. Gayahin niyo si Atilani niyo na napakabait at napakasipag mag-aral. Kaya nag-graduate ng cum laude. Sabi naman na kanyang Lola Iska sa kanyang mga pinsan. Naka-wheelchair na ito at kailangan ng itulak para makapaglibot-libot.
Oo nga, sagot ang kanyang tiyong Nestor. Pride of the family yan eh. Napakabait, napakaganda, at napakatalino. Buong pagmamalaki namang umiti ang kanyang ama sa mesa kung saan nagiinuman ang mga pinsan nito at kababata. Masayang mukha naman ang pinakita niya sa lahat. Ngunit, nang nakasakay na sila sa van ng kanyang tita Beth, pauwi sa Maynila, ay halos mapaiyak siya habang nakatingin sa kalsada at iniisip kung ano na lang ang mararamdaman ng mga mahal niya sa buhay kapag malaman ng mga ito na buntis siya. Hindi niya akalaing itong problema ang mapapala sa isang gabi lang na pagkakamali. Lani is special sa iyong katotohanang hindi maikakailanin mo sa sarili. Pagkatapos ng nangyari sa room 31, ay hindi na mawala sa isipan niya ang babae. Kasama niya ngayong nag-aagahan si Maylene at nagigilty siya dahil kasama niya ang kasintahan. Ngunit ibang tao ang kanyang nasa isip. Kailan nga ba niya unang nakita si Lani? Mukhang matagal na. Papalabas siya ng kotse noon sa kanilang gate. Nang pumasok ito, bit-bit ang backpack. Nakapantalon ito at suot ang kanilang college shirt. Kung tama ang hula niya, first year college pa lang noon ang babae. Muntik pa nga niya itong masagasaan. Kaya naalaala niya. Ang sumunod ay nung naabutan niya ito sa kusina na humihingi ng yelo kay Trising. Tinanong niya ang katulong kung ano ang ginagawa ni na Justin. Nagiinuman daw, kaya pinatawag niya ang kapatid at pinagalitan. Akala niya kasi ay nag-aaral ang mga ito. Yun pala ay nagiinuman na. Amoy sigarilyo pa si Justin, kaya lalong uminit ang kanyang ulo. Nakasama rin niya si Lani na kumain sa mesa ng isang beses. Kapag nasa bahay kasi ang tatlo, nagpapahatid ng pagkain si Justin sa lanay para roon sila kakain. Ngunit isang gabi, inakala ng kapatid na hindi agad siya makakabalik galing Singapore. Kaya sa hapagkainan kumain ng mga ito, nagutom siya kaya nakisabay na lang sa tatlong natahimik nang napaupo siya sa mesa. At iyon nga, ang room 31. Hindi niya akalaing dalagang-dalaga na ito. Bata kasi ang tingin niya rito at lalo na sa kanyang kapatid dahil 8 taon ang tanda niya rito. At dahil kaedad lang nila ni si Justin, naging bata rin ang tingin niya rito noon. Are you okay? Tanong ni Maylene habang naghihiwa ng ham para sa kanya. Tumango si Mon. Sabay na sila ni Justin na pumunta sa opisina at sumama na rin si Maylene dahil nabuburo raw ito sa bahay sa kawala ng magawa. Iginala niya ang mga mata sa opisina pagdating, ngunit hindi niya nakita si Lani. Papalapit na ang tanghalian nang pumasok sa opisina niya si Justin para kausapin si Maylene na abala sa paggawa ng pattern na magiging bago nilang product brochure. Alan is here to invite us to lunch. Pero unang kita lang namin, si Lani na agad ang kinumusta, sabi ni Justin. Then go and steal his attention, tura ni Maylene. Napaupo ang kanyang kapatid sa upuan at nagpahaba ng huso. Don't you still have work to do? Tanong ni Mon sa kapatid. Hindi pa tanghalian, kaya dapat ay nagbabanat ang buto ang isang ito. You're so insensitive, sabi ni Justin bago nagdabog palabas. Why don't you go easy on Justin for a change? Untad ni Maylene. Hindi siya sumagot. I think that Lani girl is giving her sister a hard time. Can't you just terminate her training or something? Sabi ni Maylene. Napailing si Mon. Akala siguro ng isang ito, ganun lang mag-terminate sa isang trainee. Tinignan niya minsan ang tatlo sa pagtatrabaho. Mukhang sila nilang naman ang nagtatrabaho. Gayun sina May at Justin, puro lamang chismisan at Facebook ang inaatupag. Come on, you have the authority to do that. Pagbigyan mo naman ang kapatid mo, kahit minsan, sabi muli ni Maylene.
Justine should learn to separate her personal life from her work, sabi ni Mon. Why are you always so hard on your sister? She should learn to live with respect for other people, sagot ni Mon. Hindi ako bulag para hindi makitang baluktot ang ugali ng kapatid ko. She's capricious and selfish. Maybe she's just finding it so hard to get the things she wants. Kaya siya nagkakaganoon, sabi ni Maylene. Then, she should just deal with it and move on. Nagbigay ng masamang tingin si Maylene bago padabog ding lumabas ng silid. Kung akala ng dalawa ay madali ang makisama sa mga ito, nagkakamali sila. Mahirap kaya silang tiisin. Napabuntong hininga na lang siya nang maalaala ang murenang mukha na abala sa kakaayos ng business plan sa mesa nito. Lalo ngang gumanda ngayon si Lani. Dahil nagkalaman at parang nagkaroon ng kakaibang ningning. Napailing na lang siya sa naiisip. Titiisin na lang niya ang nararamdaman para sa ikabubuti ng lahat. Bakit kaya nandito ang ala na yon? Tanong ni Lani kay May habang nasa washroom sila at naghahanda ng sarili para sa tanghalian. Akala ko umuwi ng Abra yan para maging politiko. Ano pa nga ba? Baka kahit pinilit, pilit pumunta dito, sabi ni Lani. Nabubisit siya sa kakulitan ng lalaki. Pumunta silang magkakabarkada kasama si Alan sa pinakamalapit restaurant at doon parang prinsesa siyang inaalalayan ng binata at ibinibigay lahat ang gusto niya. Napapatanong nga siya kung ano nagustuhan sa kanya ng lalaki. Gayun wala naman siyang nagawang kakaiba. Bakit hindi na lang kay Alan mo ipaako ang pinagbubuntis mo? Bulong sa kanya ni May. Hoy, bawal ang bulong-bulungan, sabi ni Alan. Binigyan naman sila ni Justine ng masamang tingin. Tahimik lang na kumain si Lani dahil ayaw niyang inisin pa ang kaibigan nila na siya ring amo nila. Hindi na sila hinatid pabalik ni Alan dahil biglang nagkaroon ito ng emergency na tawag. Naglalakad sila pabalik ng factory nang punahin ni May si Justine. Okay ka lang? Kanina ka pa mukhang bad trip. It's none of your business, sabi ni Justine. Hindi nagustuhan ni May ang tono ng kaibigan, kaya napatigil ito sa paglakad. Hindi dahil kayo ang may-ari ng factory na pinapasukan ko, ay pwede mo na akong tratuhin ng ganyan. Come on, Justine. You should know how to handle your jealousy dahil nakakaawa kang tingnan, sabi ni May. Ako? Nakakaawa? You should learn to be grateful, dear. Isang nakakamatay na tingin ang iginawa dito ni Justine. No, dear. Nagkakamali ka. You're the one who should be grateful to us. Dahil kami lang ni Lani ang kumaibigan sa'yo at nagtiis dyan sa ugali mo. Do you know you're the most hated girl in the class? Sabi ni May. You're fired! Asik ni Justine. At saka mabilis na naglakad palayo. Wala na tayong trabaho, sabi ni Lani. Ano ka? Si Mon lang ang may karapatang sumibak sa atin. And I doubt it if he'll fire us. Balik tayo sa mesa natin at aalis lang tayo kung may formal termination letter tayo. Panalo si Justine kung basta na lang tayo susuko. Inisin natin lalo. Isang natutuwa at ang babwisit ng ngiti ang nabuo sa mukha ni May. Si Lani naman ay napailing, kasabay ng isang tipid ng ngiti dahil parang napagod na siya. Mahirap pala kapag buntis, madaling mahapo. Konting lakad lang nila ay hinihingal na siya. Mas mababa ang kita ng JK Casa Food Corporation ngayon kumpara last quarter. Masyado kasing naapektuhan ng masamang ekonomiya ang sales nila. Ang problema, may binabayaran pa silang malaking loan ngayon sa bangko para sa bagong tayong gusali sa dulo ng factory complex. Masakit ang ulo, lumabas ng opisina si Mon at naglakad papunta sa annex building para tingnan mga bagong deliveries ng mga kuhon ng pagkain.
Tumawak kasi ang mga binili nilang franchise merchandise at nangangailangan ng bagong storage. Nasa loob na nga ang dalawang trucks at ang didiskarga ng mga inangkat nila mula sa Thailand. Mabili kasi ngayon ang mga murang tsokolate galing sa kapitbahay na bansa. Tinitingnan niya listahan ni Ronald ang checker nang tinawag siya ni Justine. May pag-uusapan daw sila. Sinabihan niyang hintayin siya nito sa kanyang opisina. Pagdating doon, sinunggaban agad siya ng kapatid at ng hiling nito. Diba, ikaw rin ang napapasok sa kanila? Tapos ngayon, gusto mo silang tanggalin? Sabi ni Mon. I want them fired, sagot naman ni Justine. Umiling si Mon. Noong Mayo niya hinintay ang pagpasok ni Lani sa kumpanya nila. Pagkatapos, ngayon nandito na ang babae. Pagdadrama naman ng isang ito. Tinatawagan nila Lani at May ang mga candy shop sa Cebu at Iloilo para gumawa ng market research nang dumating si Justine, bit-bit ang dalawang termination letters. Binasa nila ito at nakalagay doon na psychologically unfit to work silang dalawa. Ang nakakalungkot, permado iyon ni Mon. You know what, May? I may not know how to handle my jealousy, but at least, hindi ako kalad ka rin, tulad nyo. Remember what happened in Boracay? Kung sino-sino ang mga sinamahan mo doon. Tumingin si Justine kay Lani. Do you think I don't know that you're pregnant? Obvious naman, a virgin effect pa. At maarte itong lumakad palayo sa kanila. Nagkatinginan sila ni May at parehong nagpalabas ng di makapaniwalang tingin. Mukhang may sayad talaga ang utak ni Justine. Matagalan nila itong pinagpapasansyahan, pero ngayon ay ubos na lahat ang tiyaga nila. Wait! Sabi ni Lani, sabay tayo. Lumapit ito kay Jen sa accounting at nagtanong kung saan naroon ang reimbursement forms. Itinuro siya nito sa isang aparador na puno ng bond papers. Bumalik siya sa mesa at inilista roon ang lahat ng nagastos niya sa pagbubuntis. Ang bayad sa test, check-up sa obigayni at mga iniinom. Sa isang typewriting, inilista niya lahat ng mga gagastusin niya pa. Ang bayad sa panganganak, bayad sa monthly check-up, maternity dresses, gamit ng bata, gatas, pambayad, sakaling magkasakit ito at ang magiging tuition nito kapag mag-aaral na. Napailing na lang si May at napatawa habang tinitingnan ang kaniyang listahan. Hindi pwedeng ako lang ang maghihirap sa isang bagay na kaming dalawa ang gumawa. Hala, samahan mo ako sa office ng presidente. Handa sa gera na lumusob sila sa third floor ng gasali kung saan naroroon ang opisina ni Mon. Pagdating nila roon sa entrance kung nasaan ang mesa ng sekretarya ng president, inaabutan nilang nakaupo roon sina Maylene at Justine na abalang nag-uusap. Natahimik at napatayo ang mga ito pagkakita sa kanila. What are you two doing here? Tanong ni Justine. Gusto ko lang kausapin ang kuya mo, sagot ni Lani. Nagbigay ng ninenervyos na tingin sa isa't isa sina Justine at Maylene. He's not here, ani Justine. Kilala kita kung kailan ka nagsisinungaling. Ganito siguro ang buntis, mataas ang presyon, sabi ni Lani na hindi na mapigilan ang magpakita na matinding pagkabwisit. I said, he's not here, ulit ni Justine. Pinakita niya ang perma ni Mon sa hawak niyang termination paper. Gusto mong ireklamo ko sa labor ng office ang kuya mo? Kailan kami nagpakita ng pagiging psychologically unfit? Kung meron mang psychologically unfit sa atin, ikaw yon, maraing sabi ni Lani. Akala niya ay magpapalipad na maanghang na salita ang babae. Ngunit natahimik ito at namutla tulad ng kasama nito. Bumukas ang pinto
ng opisina ni Mon. Lumapit ito sa kanila at nagtanong, "I heard a commotion. What's going on here?" Tanong ng binata. Itinaas niya sa tapat ng mukha ng lalaki ang kanyang termination paper. "Kailan kami nagpakita ng psychologically unfit?" Sabi muli ni Lani, at hindi na niya napigilan ang pagtaas ng boses. Kumunot ang noo ng presidente habang binabasa ang sulat. Nang maintindihan ang nilalaman, ay nagbigay ito ng nakamamatay na tingin kay Justin. "Hindi lang yan." Halos ihampas na ni Lani sa mukha ng binata ang reimbursement forms at ang bond paper na sinulatan niya. Binasa nito ang nakalagay doon at namilog ang mga mata. Napatingin ito sa papel at napatingin sa kaniyang tiyan. Sa malakas na boses ay inilahad niya ang katotohanan. "Oo, buntis ako. At sino ba ang kaulayaw ko sa room 31? Hindi pwedeng ako lang ang gagastos para dito. Dahil dalawa tayong gumawa nito. Ikaw ang may alam, kaya dapat ikaw ang kumontrol para walang nabuo." Pagalit na sabi ni Lani. Hindi alam ni Mon kung paano mag-react. Lalong namutla ang girlfriend nito na si Maylene habang hindi naman maiguit ang itsura ni Justin. Tila nahihirapan ang huli na intindihin ang pangyayari. "How could you?" Asik ni Maylene sa nobyo bago tumalilis paalis. Si Justin hindi alam ang gagawin. Ngunit sa huli ay hinabol nito ang kaibigan. Naabutan ni Justin si Maylene sa labas ng factory na naghihintay ng taxi. Sumama na lang siya ritong lumulas sa sasakyan para amuin ang nag-iisa niyang kaibigan. Ito na lang ang natitira sa kanya dahil lahat ay inaapi siya. "I didn't know that my brother and..." putulad Justin sa sasabihin. Pinahiran ni Maylene ng tissue ang mga gilid ng mata. "Nasa Boracay pa lang tayo. Napansin ko na yon. Mon had changed since then. He became a different person. Lagi na lang malalim ang kanyang iniisip these days," sabi ni Maylene. Kahit sa hinagap, ay hindi makita ni Justin na magkasama si Nalani at ang kanyang kuya. Sobrang magkaiba ang dalawa. Paano ang nangyari iyon? "Don't worry. Ikaw naman ang mahal ni kuya. We will help Lani in raising her child. Yun lang naman ang mangyayari doon. Nothing more." "Ikaw pa rin ang papakasalan ni kuya," pangaamong sabi ni Justin. Hindi siya makapaniwala na sa dami ng pwedeng mabuntis ang santa-santitang si Lani pa at ang daming pwedeng maging ama ang kaniyang kuya pa, sabi ng isang bahagi ng isip ni Justin. Wala talagang kwentang kaibigan ang may na iyon. Hindi siya pinagsabihan ng mga nangyayari. Sigurado may alam ito roon. Kaya pala, sinabihan siya nito ng bulag noong tinanong niya kung sino ang type ni Lani. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mon dahil sa narinig. Buntis si Lani. Hindi niya alam ang sasabihin. Halos mapahandusay nga siya sa galit na lumalabas sa mga mata ng babae habang umaapaw mula sa bibig nito ang matatalim na salita. "Saan ko po kukunin ang refund, sir? Sa accountant o sa HR? Saan po?" Singhal pa ni Lani. Matagal bago siya nakapagsalita. "This is shocking." Hindi makapaniwalang wika ni Mon. "Shocking talaga," patuloy ni Lani. "Baka gusto mo rin tumakbo at sumama doon kina Justin. Walang problema. Basta bayaran mo ang kalahati ng nagastos ko sa pagbubuntis na to. Aba-aba, walang pantusos ang tatay ko para dito," patuloy pa ni Lani. Paano ba niya dapat amuin ang babae? Gayong siya mismo ay ninenerbiyosa na nalaman. Takot siyang tumabi sa mga buntis. Yung parang pakaramdam niya ay nagkakalaman din ang tiyan niya kapag may buntis sa malapitan. At heto nga, buntis si Lani at mukhang si Milya nga niya ang nakabuo. Grabe naman iyon,
Shoot agad. Masyado kasi siyang nanggigil ng gabing iyon, kaya hindi niya napigilan ang sarili. We need to talk about this properly. Not like this, when you're very angry, sabi ni Mon. Natahimik si Lani at biglang nangasim ang mukha. Akala niya dahil sa kanyang nasabi. Ngunit napahawak ito sa tiyan bago umatras para makabulong kay May. Are you sure? Puno ng pag-aalalang tanong ng kaibigan. Tumango ang buntis. Alis na tayo. Magbatid na lang tayo kay Mon, sabi ni May. Binigyan ni Lani ng masamang tingin ang kaibigan at binawi ang kamay nito para makaalis na sila. Sinundan niya ang dalawa dahil mukhang nahihirapang maglakad ang dalaga. Are you okay? Tanong ni Mon kay Lani habang sinasabayan ang hakbang ng dalawa. Leave us alone. Wala pa rin katapusan ang pagmamaldita ni Lani. Gayong mukhang masakit na ang kanyang tiyan. Wala kang karapatang mag-alala, sabi pa muli ni Lani. Ihahatid ko kayo sa ospital, sabi ni Mon. Hindi, ay bulad na singhal muli ni Lani. Ano ka ba? Namumutla ka na oh, saway rito ni May. Tumingin ito sa kanya. Ihatid mo na lang kami sa ospital, sabi niya kay Mon. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Pinatawag niya ang driver at pinahanda ang sasakyan. Ayokong sumakay dyan, pagmamatigas pa rin ni Lani kahit lukot na ang mukha. Ang arte, sabi ni May sabay tulak sa kaibigan papaloob sa kotse. Nasubsubang huli sa usapuan. Huwag mo namang itulak, galit niyang saway kay May. Masakit na nga ang tiyan ng tao. Itutulak mo pa, saway ni Mon. Nagbigay naman ng nahihiyang ngiti ang huli bago tumalilis para makapasok sa kotse. Pumuwesto ito sa front passenger seat. Sinamahan niya sa back seat si Lani. Tahimik lang na niyakap ng babae ang sumasakit at dyan. Siya naman ang hindi mapakali. Ang puwet niya ay parang mapapaangat na sa nerbiyos para sa dalaga. Are you okay? Tanong ni Monrito. Umiling si Lani. Pinipigilan nito ang mapaluha. Sa sobrang sakit, mabuti at may hospital sa malapit, kaya mabilis nilang napapaba ang babae na ayaw pang magpabuhat. Pero paghiga nito sa digulong ng stretcher sa emergency room ay napahagulgul na ng iyak habang tinatawag ang nanay nito. Hush, baby, it will be okay, alo ni Mon. Tumutulo na ang pawis niya sa sobrang nerbiyos. Si May ang tumawag sa magulang ni Lani para ipaalam ang sitwasyon nito. Natigil lang ang pag-iyak ng buntis nang maturokan ito ng pampatulog. Nakahinga naman si May sa waiting area. Ikinuha niya ng private room ang pasyente. Nakabantay sila sa loob nang dumating ang mga magulang. Maliit na lalaki ang ama ni Lani. Mabait tingnan sa maamo nitong mga mata at napapanot na buhok, habang ang nanay nito ay kamukhang kamukha ng dalaga sa payat na katawan, morenang kulay at pabilog na mukha. Nag-alala ang mga ito sa kanilang uni kaiha. Mukhang hindi na pwedeng itago ang sitwasyon ni Lani. Kaya naman, minabuti na lang niyang sabihin sa mga ito ang totoo. Lani's pregnant, sabi ni Mon. Bumagsak ang hitsura ng dalawang matanda. Napaluha ang ina ni Lani habang napayuko naman ang ama sa pagkabigo. Nasaktan si Mon sa nakikitang disappointment sa mukha ng mga kaharap. Hindi niya alam kung ano ang mga sinakripisyo ng mga ito para maitaguyod si Lani. Pagkatapos ay ganito lang ang nangyari sa anak. Kailan pa niya alam na buntis siya? Malungkot na tanong ng ama ni Lani. Bakit hindi siya agad nagsabi sa amin? Paano kung may mangyaring masama sa kanya at sa bata? Hindi ko po alam, sir. Ngayon ko nga rin lang po nalaman ang lagay niya, sabi ni Mon. Mang Canor, Aling Leti, siya po si Mon Casa, ang may-ari ng kumpanyang pinapasukan namin ni Lani. Pakilala sa kanila ni May.
Tinanggap ng dalawa ang kamay na inaabot niya. Hindi niya alam kung paano sasabihin na siya ang ama ng dinadala ni Lani. Hindi ko pa po kasi nakakausap ng masinsino ng anak niyo tungkol sa bata. Handa naman po akong panagutan siya, sabi pa ulit ni Mon. Mukhang hindi rin alam ng dalawang matanda kung ano ang magiging reaksyon. Nang nagpaalam si May na umuwi, ay nagpaalam na rin siya dahil mukhang kailangan ng pamilya ng oras na makapag-usap ang mga ito nang sila-sila lang. Dumiretso siya sa kanilang bahay at doon hinintay si Justin. Pagpasok ng kapatid sa silid, ay agad niya itong sinita. Justin, how dare you forge my signature on that termination letter? Si Tanimon. It was Maylene who made me do it. Ngayon, amanos na kayo dahil sinaktan mo rin siya, sabi naman ni Justin. Minsan talaga, gusto niyang ipadala sa mental ang kapatid dahil sa mga pagrarason nito, kagaya ngayon. Kung magdemanda ang mga kaibigan mo, malaking perwisyo ang idudulot mo sa kumpanya, sabi pa ulit ni Mon. Natahimik ito. Mag-isip ka muna bago gumawa ng mga bagay-bagay. Pinaghirapan ng mga magulang natin ang kumpanya na to. Pagkatapos, dudungisan mo lang, sabi ulit ni Mon. Oo na, magaling ka na, sigaw ni Justin bago tumalikod. Nasa hagdanan ito nang humarap ulit sa kanya. I won't forgive you for hurting Maylene, you two timing jerk, galit na sabi ni Justin. Natahimik siya. Hindi niya alam ngayon kung paano haharapin ang kasintahan. Kailangan niyang humingi ng kapatawaran sa babae. Dahil magulo ang utak, tinawagan niya ang kaibigan si Ariel para ayayang mag-inuman sa paborito nilang tambayan sa timog. Nauna siyang dumating doon. Umupo siya sa bar, nag-order ng rum at tahimik na nanood ang tennis match sa TV na nakakabit sa dingding. Pare Koy! Bati ni Ariel sabay tapik sa kanyang likod. May isang buwan na sila nito ang hindi nakita dahil nga masyado siyang abala at nawala ng oras na lumabas. Mukhang may problema ka ah. Masyadong malalim ang iniisip mo, komento ni Ariel. It's been a long day. Hindi naman agad sinabi ang problema sa lalaki. Nagkwentuhan muna sila tungkol sa buhay-buhay ng kanilang mga kaibigan. Nang ikwento na ni Ariel ang tungkol sa panganganak ng misis ng kanilang kabarkada noong college na si Mix, noon na siya nagkaroon ng pagkakataong isingit sa usapan ang tungkol sa nabuntis niyang dalaga. Problema talaga yan, ani Ariel, sabay bigay ng hindi makapaniwalang tawa. Napatawa rin siya ng mapakla. Alam na ba ni Maylene? Ang kaibigan kasi ang nagpakilala sa kanila ng nobya. Kabarkada si Maylene ng pinsan nito. Tumango siya. I'm pretty sure she's angry, sabi ni Ariel. Tinitigan siya ng kaibigan. Siguraduhin mo lang na sa'yo talaga ang bata, ha? Baka ipinapaako lang sa'yo, sabi pa muli ni Ariel. Ngingiti sana siya nang medyo nakuha ang negatibong dating ng mga salita nito. Hindi niya napigilang mabuo ang galit sa mukha niya. Of course it's mine, asik ni Mon. Fine, itinaas ni Ariel ang dalawang kamay bilang pagsuko. Relax, I was just joking. Humingi siya ng paumanhin sa kaibigan. Magulo lang talaga kasi ang kaniyang utak, kaya sensitibo siya. Pero kung akala niya, si Ariel lang ang sasampal sa kanya ng mga salitang iyon. Mas grabe ang nangyari kinabukasan. Naghahanda siya sa pagpasok sa kanilang factory nang sinalubong siya ni Justin sa hallway. How sure are you na sa'yo nga ang batang iyon? Tanong ng kapatid. Lani is my friend for 4 years, so I know she's a pretentious slut. Siya yung tipo ng tao na mabait, pero nasa loob pala ang kulo, sabi pa ni Justin. Huminto siya sa paglakad at hinarap ang kapatid. Hey, watch your mouth. Kaibigan mo si Lani, at pangit pakinggan na ikaw pa na kaibigan niya
ang maninira sa kanya ng ganyan. You should be a friend to her, especially now. Para kapag ikaw naman ang nalagay sa gipit na sitwasyon, may kaibigan na rin tutulong sa'yo. Mariing sabi ni Mon. Natahimik ang sinabi niya ang kapatid. And can you please tell Manang Rosing to clean my room as soon as possible para mailipat ko na dito ang mag-ina ko, sabi ni Mon. Nagpaalam na siya dahil may meeting pa siya sa kanilang production team. Hindi na niya nakita kung paano namutla si Justin sa sinabi niya. Hindi na binuksan ni Mylene ang cellphone. Ayaw niyang makausap si Mon. Kahit lumakad pa ito ng nakaluhod mula sa pintuan hanggang sa kanyang kwarto, ay hindi niya ito patatawarin. Hindi siya makikipagbalikan dito. Kumatok ang tita niyang photographer at pumasok sa silid. Sapat dito sa bahay ni Mon, siya tumutuloy kapag nasa Maynila siya. At ngayong galit siya sa nobyo, ay dito siya nakikisiksik. Mon's outside. Labasin mo dahil pupunta na ako sa studio. Bye, sabi ng tita ni Mylene. Iyon lang at mabilis siya itong umalis ng pintuan. Hindi siya lumabas. Narinig na lang niya ang yapak ni Mon palapit sa kama. Tiningnan niya ito para malaman nito kung gaano siya nasasaktan sa nangyayari. I'm sorry, nasabi ng binata. No, hindi na ako makikipagbalikan pa sa'yo. There'll be no us again, mariing sabi ni Mylene. Hindi niya mapigilan na umagos ang luha sa mga pisngi. I'm sorry ulit, sabi ni Mon. Your apology won't change anything. You cheated on me. Now, get lost, galit namang sabi ni Mylene. Tumango ang lalaki. Puno ng pagsisisi ang mukha nito. Bagay lang iyon dito. Hindi na rin ako magtatagal, Mylene. Gusto ko lang sana na sa akin mo ito marinig at hindi mula sa ibang tao. I'm going to marry Lani. Iyon lang at lumabas na ng silid ang ngayon ay ex-boyfrienda niya. Natahimik si Mylene. Ang kanyang akala ay aamuin siya ni Mon. Paano nangyari ito? Sa sobrang sakit ng nararamdaman, ay kinuha niya ang lampshade sa side table at inihagis iyon sa dingding. Malakas na ingay ang idinulot niyon sa silid at nagtalsikan ang mga bubog ng salamin. Pero imbis na magpatalo sa pag-iyak, nagbihis siya, nagsuot ng shades para matakpan ang namamagang mata at niyaya si Justine na lumabas. Doon, sa isang tahimik na restaurant sa Cubao sila dumiretso, at doon siya humingi ng tulong sa kalyado. You shouldn't let Mon marry that bitch, iyak na Mylene sa kaibigan. I know, na-shock lang siya, kaya hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Help me, make him see na hindi naman kailangan pakasalan ang babae dahil nabuntis niya ito. Pwede naman, nabigyan na lang niya ito ng sustento. Kung gusto niya, kukunin namin ang bata. At ako ang mag-aalaga doon, mahabang sabi ni Mylene. Hindi sumagot si Justin. Mukhang nag-aalinlangan na magsalita. Hindi siya nasiyahan sa reaksyon ng kausap. Are you going to help me or not? Sabi ulit ni Mylene. Matagal bago nakapagsalita si Justin. Okay, nasabi na lang nito. Kinamulatan ni Lani ang maliit na kwarto na nakaharap sa hilaga. Kahit minsan ay hindi sila nakalipat ng bahay simula noong naipanganak siya. Mula sa bintanang grills ay makikita niya ang puno ng sampalok na nagbibigay ng hangin sa kanyang silid. Minsan nga ay umaakyat siya sa bubong ng kanilang kusina para sumungkit ang bunga sa puno para ilagay sa sinigang. Pero ngayon ay kailangan na niya magpaalam sa kanyang kulay pink na silid, Orokana cabinet at nilumang poster ni Alicia Silverstone na nakadikit sa plywood ang dingding na humahati sa kanyang silid mula sa kwarto ng mga magulang. Nag-usap na kasi ang kanyang tatay Canor at Simon.
Papakasalan siya ng lalaki at gusto na nitong lumipat siya sa mansyon para maalagaan siya nito ng husto. Nilalagay niya ang gamit sa malaking travel bag nang kumatok ang kanyang ina. Nasa labas daw si May. Pinapasok niya ang kaibigan. Nanunuksong ngiti ang nakaplaster sa mukha ng best friend niya na makita ang mga gamit niyang nakalatag sa higaan. So, totoo pala, lilipat ka na kina Mon. Untag nito. Napatango siya. Kailangan ko kasing gawin to para sa bata, sabi pa ni Lani. Okay, magiging Mrs. Lani Casa na siya. Panimulang tukso ni May. Oh, bakit? Mukhang hindi ka masaya. Kung ako naman ang tatanungin, mukhang may tama ka rin kay Mon, sabi pa ni May. Masyado kasing mabilis. Noong isang araw, sa Boracay tayo. Ngayon, magpapakasal na ako. Hindi rin maganda sa pakiramdam na papakasalan ka ng lalaki dahil lang napasubo na siya, sabi ni Lani. At least, si Mon may paninindigan. Hindi katulad ng bruha niyang kapatid, sabi naman ni May. Speaking of Justin, hindi niya pa alam ang reaksyon nito sa kanyang pagbubuntis. Siguradong hindi nito madaling matatanggap iyon at siguradong mahihirapan siya nito. Pero isa lang ang masisiguro niya, hinding-hindi siya magpapaapi. Eksaktong alas dos nang dumating si Mon, nag-usap muna ito at ang kaniyang mga magulang bago siya tinulungan na maglagay ng kanyang mga bagahe sa likod ng dalang sasakyan. Sumama rin si May sa kanila, papunta sa mansyon ng mga kasa sa Pasig. At nakibuhat rin mga paper bags papunta sa kwarto ni Mon. Nang lumabas ang binata, ay hindi niya mapigilang isiwalat ang agam-agam sa kaibigan. Hindi ko alam kung tamang desisyon ito, hayag ni Lani. Nang gabi na nabuo si Baby, ibang sitwasyon yon. I did it for fun. At hindi ko nga akalaing si Mon pala yon. Ngayon, tingnan mo, sa kwarto na ng lalaki ako matutulog habang buhay. Everything's happening so fast, sabi ni Lani. Napaseryoso rin ang mukha ni May. Oo nga, kung napapasubo man kayong dalawa, pwede naman sigurong pag-usapan nyo na lang ang sustento kaysa pumasok talaga kayo sa kontratang panghabang buhay. Alam mo namang napaka-conservative ng mga magulang ko at alam mo namang hindi ko ugali ang subayin sila, sabi ni Lani. It depends on your and Mon's decision. At pumasok ang pinag-uusapan nila kaya natigil ang kanilang usapan. Niyaya sila ng binata sa lanay para magmeryenda. Hinandaan sila ni Nanay Rosing ng pesto pasta at naduwal na naman si Lani. Ayaw niya talaga sa olive oil. Pinakuhanan na lang siya ng sandwich ni Mon at pinaalaala sa kusinera na huwag na huwag maghahanda ng pagkain na may olive oil. Hinanap nila si Justin, ngunit nasa labas daw ito at nagsya-shopping. Hindi nila ito nakita hanggang sa nagpaalam na si May na uuwi pagkatapos nilang maghapunan. Nakasalubong nila si Justin sa pinto, pero hindi sila nito pinansin. Hindi na ito pumapasok sa factory dahil patuloy silang pumapasok doon ni May. Forged signature daw ni Mon ang nasa termination letter, kaya hindi sila totoong natanggal sa trabaho. Bruha, anime, nang malayo-layo na ang distansya sa kanila ni Mon. Huwag na huwag kang magpapapi dyan, ha? Anime, habang papasok sa taxi na kanilang pinara. I promise, sabi ni Lani. Hinintay muna niyang makalayo ang taxi bago siya bumalik sa loob ng bahay. Dahil naiilang pa rin siya, dumiretso na lang siya sa malaking kwarto ng binata na malaki ang kaibahan sa silid niya dahil sa mga mamahaling gamit na makikita sa loob niyon. Simple nga ang disenyo niyon sa monochromatic color scheme na blue at kaunting makabagong kagamitan. At sinabi kanina ng binata, kukuha umano ito ng interior designer
para muling may disenyo ang silid na angkop sa kaniyang gusto. Siya na raw ang bahala. Naligo siya at nagsuot ang pajama. Nang muling nasilayan ang malawak na kama, ay nakaramdam siya ng nervyos. Nilalamig siya sa aircon, kaya hininaan niya iyon bago humiga at pinalot ang katawan ng comforter. Matagal pa bago pumasok sa kwarto si Mon, kaya pinatay na lang niya ang ilaw at inumpisahan ang tulog. Hindi niya alam kung gaano katagal ang tulog niya. Naalimpungatan na lang siya ng maamoy ang mabangong sabon. Pagtalikod niya ay nasa tabi na pala niya si Mon. Hindi siya gumalaw. Naramdaman na lang niya na niyakap ng lalaki ang tiya niya mula sa kanyang likod. "Kumusta si baby?" sabi ni Mon. "Okay lang." Tumihaya siya para makatingin sa lalaki sa kabila ng dilim. "Kailangan ba talaga natin gawin to?" sabi ni Lani. Hinimas naman ni Mon ang maliit na umbok sa tiya niya. "I don't know. Siguro para sa bata. Ayaw mo ba?" tanong ni Mon. "Hindi naman," sagot niya. Tinaas ito ang kamay mula sa kaniyang tiyan at inilipat sa kanyang pisngi. Napapikit na lang siya ang marahan nitong halika ng kaniyang pisngi. Ang ilong, ang talukap ng mga mata, ang bibig. "I missed you," sambit ng binata. Tinugon niya ang halik nito at niyakap ang mga braso sa leeg ng binata. Kung ganitong sabisit ni Mon ang magiging buhay niya, para siyang nasa langit. Tahimik niya lang na ninamnam ang sensasyon, ngunit nang sa huli ay nagreklamo siya. "Medyo nasasaktan na ako," sabi ni Lani. Tinigilan nito ang ginagawa. "I'm sorry, baby." Mabini nitong hinaplos-haplos ang kaniyang dibdib para mawala ang sakit doon. At muli nitong binaba ang labi sa kanyang tiyan at mabini itong hinalikan. Habang nag-iisa siya sa kwarto niya roon sa bahay nila sa Quezon City, ay ini-imagine niya si Mon. At ngayong nangyayari na, ay nalulunod siya sa sensasyon. At muli, sa pangalawang pagkakataon, ay minangyari sa kanilang dalawa ni Mon. Kinaumagahan, ang pinakauna nilang pinuntahan ay ang kanyang OB-GYN para malaman ni Mon ang kalagayan ng sanggol. Normal naman ang paglaki ng bata sa sinapupunan niya, kaya wala siyang dapat ikabahala. Basta, sundin lang nila ang mga pinapayo ng doktor. Nagpasama rin siya na maghanap ng LeMay's glass at mabuti naman at may nakita silang malapit sa subdivision kung saan nakatayo ang bahay ng mga kasa. Pagkatapos ay dumiretso na sila sa supermarket para makabili ng mga pagkain na makapagbibigay lusog sa baby. Para na talagang may bahay ang pakiramdam ni Lani habang sabay nilang itinutulak ni Mon ang shopping cart. Masaya silang namili hanggang sa nag-away. Nang kinuha niya kasi ang favorite niyang chocolate cookies sa counter, ay ibinalik iyon ng binata dahil masyado raw mataas ang sugar content niyon. "Grabe ka naman! Halos lahat nga ng bawal, hindi ko na kinakain at ginagawa. Kahit itong cookies na lang ang ibibigay ko sa sarili ko," maktol ni Lani. "Masyado ngang mataas ang sugar. Maghanap na lang tayo ng oatmeal cookies," sabi ni Mon. "Ayaw ko ng oatmeal. Walang kalasa-lasa." Binigyan ni Lani ng masamang tingin ang lalaki. At mabuti na lang. At sumuko rin ito. "Okay, fine," pagpayag nito. "Pero sa susunod, susundin mo na ang gusto ko," sabi ni Mon. Hindi siya sumagot. Ito siguro ang sinasabing kalbaryo ng mga may asawa. Kailangan niyang sundin ang mga iniuutos ng lalaki. Uminit ang kanyang ulo. Hindi niya ito pinansin. Nang magtanong ito, mga Smith ang kanyang sagot. Natahimik si Mon sa inasal niya. Kung nabubwist ito, edi ibalik siya sa kaniyang tatay.
I'm tired na, ani Lani nang nasa counter na sila. Agad lumitaw ang pag-aalala sa mukha ng kasama. Inabot nito ang susi ng kotse sa kanya at pinauna na siya sa sasakyan. Ihatid mo na lang ako doon, sabi ni Lani. Iniwan mo ng shopping cart nila sa gilid ng counter at saka siya hinatid sa parking area bago bumalik sa loob ng supermarket. Pagbalik nito sa sasakyan ay pagod na pagod ang mukha nito sa kabubuhat ng mga pinamili nila. Nakonsensya tuloy siya sa pagmamaldita rito. Inakabit nimo ng seatbelt nito nang lumapit siya rito at nagbigay ng isang halik sa pisngi ng binata. Napatigil ito at napangiti pagkatapos. Sorry sa pagmamaldita ko ha. Mainitin lang talaga ang ulo ng mga buntis. Madaling mairita, paliwanag ni Lani. Binigyan siya ng halik sa ilong ni Mon. It's okay, baby, I understand, sabi ng binata. Isang maliit na halik sa labi ang kanilang pinagsaluhan bago nila tinutok ang tingin sa daan. Hindi susuko si Maylin. Kailangan niya ng suporta ng lahat ng nagmamahal kay Mon para ipaalam sa lalaki na hindi nito kailangan pakasalan si Lani para mapanindigan ang pananagutan dito. Kailangan niyang makausap ang lahat ng tao na naging bahagi ng kanilang pagmamahalan, ang mga kaibigan ng dating nobyo, ang mga kamag-anak, at syempre si Justine. Ngayong paparating na ang birthday niya, dapat maimbitahan niya ang lahat. Pagdating ni Justine sa restaurant na pinag-usapan nilang meet-up place, ay agad na niya itong pinuno ng pakiusap. Gusto kong pumunta rin lahat ng mga katulong niyo sa bahay, pati na rin si May. Diba, May and I are friends? For sure, she will also see that it's better na walang kasal na mangyayari sa kuya mo at kay Lani. Kung wala namang love, diba? Sabi ni Maylin. Yeah, sure, tinatamad na sagot ni Justine. Mukhang may tantrums ang isang ito. Pagpapasansyahan na lang niya dahil kailangan niya ito bilang kakampi. Dumating din ang mga tita at pinsan ng magkapatid ng kasa sa restaurant. At habang hinihintay nila ang kanilang order na pasta, ay puro paniliba kay Lani ang ginawa nila. Maraming sinamahan na lalaki yan noon sa Boracay. Tapos, kay Mon pinapaako ang bata. Kwento ni Maylin. Tumingin siya kay Justine. Diba, noong college kayo, sikat na sa klase niyo ang pagka-playgirl ni Lani. Patuloy pa ni Maylin. Hindi sumagot si Justine. Kumuha ito ng cellphone at nagsimulang mag-text. I think I really need to talk to Mon about this, sabi ng isang tiyahin. Hindi naman tamang aakuin niya ang anak ng ibang tao. Kahit na sa kanya ang bata, kung ganyang babae rin lang naman, huwag na. Tumingin ang ginang sa kanya at hinawakan nito ang kanyang kamay. We've always wanted you to be a part of our family, Iha. Don't worry, susuportahan ka namin. Yumakap siya rito. Thanks, tita. It's so nice to hear those words, sabi ni Maylin. Pagkatapos nilang kumain, ay dumaan siya ng bake shop para mabilhan ng mga pasalubong ang mga katulong ng mga kasa. Dumiretso siya sa mansyon pagkatapos. Wala namang nagbago. Komportable siyang pumasok sa loob at tumatok sa kusina. Nasiyahan naman ang mga ito pagkakita sa kanya. Masaya ang tsikahan nang pumasok sila ni sa kusina para manghiram ng gunting. Natahimik ang lahat. Nagbigay si Maylin ng triumphant smile kay Lani at iyaya itong sumalo sa kanila. Sige, salamat, sabi ni Lani nang natanggap na ang gunting mula kay Nanay Rosing. Sinundan niya ito ng tingin at doon dumiretso sa hardin ang babae. Sinundan niya ito para magkausap sila. Do you know na noong nabubuhay pa ang mami ni Namon, hindi niya pinapaputulan ang mga bulaklak
lalo na mga orchids, sabi ni Maylene. Napatigil sa paggunting si Lani at hindi nakasagot. Siyempre, ako, alam ko. Sa tagal ba naman namin magkasintahan ni Mon? Parinig ni Maylene. For almost 6 years, kaya marami akong alam sa kanya. Masyado kasing macho ang kwarto ni Mon, na out of place ako, sabi ni Lani habang tinitingnan ang mga bulaklak. Men like girls na medyo boyish, sabi muli ni Maylene. Nagbigay ng masamang tingin sa kanya si Lani at hindi niya ito palalampasin. You're not married yet, kaya huwag ka na munang mag-astang Reyna. Kung ako sa'yo, lagyan mo ng helmet ang ulo ni Mon at baka mauntog at matauhan na hindi ang isang tulad mo lang ang dapat niyang pakasalan. Hindi na niya hinayaang makapagsalita ulit ang babae. Agad tumalikod at bumalik sa kusina si Maylene. Mabuti at hindi siya nito sinundan doon dahil teritoryo niya ang bahaging iyon ng bahay. Siya ang kakampi ng mga katulong, lalo na kapag itinismis niya sa mga ito ang baho ni Lani. Dahil sa sakit ng loob, ay nagpahatid si Lani sa kanilang bahay. Doon siya nagtanghalian at habang kumakain ay kinikwento niya sa ina kung paano siya sinisiraan ni Maylene sa lahat ng kakilala ni Mon at kung paano siya nasasaktan dahil doon. Uwi na lang ako dito, Nay. Tayo na lang ang magpalaki sa bata. Hindi kasi ako masaya doon. Pakiramdam ko lahat ang tao sa mundong iyon paaway ko, sabi ni Lani. Baka pakiramdam mo lang, inak, palubag loob ng kaniyang nanay. Kinuwento niya rito kung paano niya nadatnan ang mga katulong sa kusina na nililibak siya na para bang mumurahin siyang babae na nagpabuntis kay Mon. Pati si May ay may narinig ding masasamang kwento sa factory ng mga kasa. Hindi siya sanay sa mga ganong kwento at nadidepress siya. Mabuti sana kung palaging nasa tabi niya ang ama ng kanyang anak. Itong mga nagdaang araw, ating gabi na ito kung umuwi. Bahala ka, anang kanyang ina. Ikaw naman ang magdidesisyon para sa buhay mo. Pagkatapos niyang kumain, ay bumalik na rin siya sa mansyon at nag-umpisang magbalot. Uuwi na lang siya sa kanila. Mas mabuti roon, walang masyadong nagpapasakit ang kaniyang loob. Habang pinapabuhat niya ang mga gamit sa driver, ay nakasalubong niya si Justin sa sala. Hindi niya ito pinansin. Galit siya rito dahil siguradong tumutulong ito kay Maylene na magpakalat ng mga chismis. Nakita niyang napapatanong ito sa isang katulong habang nakatingin sa kanyang direksyon. Wala siyang pakialam. Magsama silang lahat. Pagdating niya sa kanila at naibalik ang lahat ng gamit niya sa kanyang kwarto, ay humiga na siya sa kanyang kama at nakatulog ng mahimbing. Alas 11 na ng gabi nang pumasok ang sinasakyang kotse ni Mon sa kanilang tahanan. Bago siya dumiretso sa bahay, ay dumaan muna siya sa flower shop para bilhan ng bulaklak si Lani. Bit-bit ang bulaklak at ang isang maliit na karton ng chocolate cake ay pumasok siya sa kanilang kwarto para sorpresahin ang babae. Ngunit siya ang masorpresa nang hindi ito nadatnan doon at malinis na malinis ang vanity table nito. Binuksan niya ang dresser at napakunot ang noo nang wala na siyang nakitang damit doon ng babae. Nanay Rosing! Sigaw niya habang bumababa ng hagdanan. Pupungas-pungas namang lumapit sa kanya ang katulong. Pati ang iba ay napagising din. Nagalit siya nang marinig na nagbalot si Lani kaninang hapon. Nagbalot pala, pero bakit walang tumawag sa akin sa opisina tungkol sa nangyayari dito? Sabi ni Mon. Hindi niya maitago ang init ng ulo. Malaki na nga ang problema niya sa opisina. Pagkatapos pag-uwi niya, ay malalaman niyang nilayasan siya ni Lani. Lumabas siya ng bahay at muling pinaandar ang sasakyan para makapunta sa bahay ng mga magulang ng dalaga
sa tandang Sora. Sino naman ang hindi mag-aalala ngayong wala sa pamamahay niya ang kaniyang mag-ina? Sarado na ang ilaw at siguradong tulog na ang mga ito. Pero kumatok pa rin siya. Ang nanay ni Lani ang nagbukas ng pintuan. Gusto ko po sanang makausap si Lani, sabi ni Mon. Gabi na kasi, napaisip ang ina ni Lani kung gigisingin ang anak o hindi. Pero mabuti naman at bumalik ang ginang sa loob para manggising. Nakapikit ang mga mata ni Lani nang humarap sa kanya. Pwedeng bukas na lang? Natutulog ako. Ganyan yan kapag tulog, bawal gisingin dahil mag-aaway kayo, sabi ng ginang. Bumukas ang isang mata ni Lani para tumingin sa ina. Sinisiraan niyo ba ako? Sabi ng dalaga. Natahimik ang ginang. Mukhang ayaw makapag-away sa anak. Nagmulat din ang isang mata nito para tumingin sa kanya. Pwedeng bukas na lang? Matutulog pa po ako, sabi ni Lani. Bumalik ito sa loob ng silid. Nagbigay naman ng humihinging pasensyang tingin si Aling Leti sa kanya. Bukas na lang, iho. Wala na rin siyang nagawa, kundi umuwi nang sinarado ang pito sa tapat ng kanyang mukha. Inagahan na lang niya ang pagbalik sa bahay ng mga ito kinabukasan. Pagigising pa lang ni Aling Leti nang muli siyang kumatok. Ginising ng ginang ang anak at pinakyat naman siya ni Lani sa kwarto nito. Doon ito nakahilata at mabigat ang mukha. Kailangan mo nang umuwi, sabi ni Mon. Hindi na ako babalik doon. Puno ng conviction ang boses ni Lani. Sandali siyang natahimik bago muling nagsalita. Bakit ba? Tanong ni Mon. Ayaw ko doon, sabi muli ni Lani. Bakit nga? Basta, ayaw ko doon, sagot pa nito. Umupo siya sa higaan at pinilit na paupiin ang babae. Kailangan itong maintindihan ang gusto niya. We need to be together for the sake of our child, sabi ni Mon. Pareho naman tayong nandito sa Pilipinas. Isang oras lang naman ang biyahe mula sa inyo. Bisitahin mo na lang ang bata, sabi ni Lani. Hindi pwede ang ganoon. Hindi ako papayag na hindi ko masusubaybayan ang paglaki niya, sabi ni Mon. Seryosong napatingin sa kanya ang dalaga. Hindi ko gusto ang mga taong nakapaligid sa'yo. Kung mababad trip lang ako araw-araw, mas mabuting manahimik na lang ako dito sa kuweba ko kesa makisiksik ako doon, sabi muli ni Lani. Who's making your life hard? Tell me, sabi ni Mon. Nagbigay nang hindi makapaniwalang tingin ang kausap. Bulag na ba? Bingi? They all dislike me. Noong isang araw, bumisita ang mga tita mo at pinaringgan ako ng kung ano-ano. Si Maylene, si Justin, lahat sila, sabi ulit ni Lani. Natahimik siya. Masyado kasi siyang abala sa trabaho ngayon. Dahil mababa ang kanilang sales, kaya halos hindi na niya nasusubaybayan ang mga nangyari nitong nagdaang araw. Wala nang makapagbabago pa ng desisyon ko. Puno ng determinasyon ang mukha ni Lani at parang desidido na talagang manatili doon. Wala na siyang nagawa kundi ang magpaalam. Tinamadan siyang pumasok sa opisina kaya pumunta na lang siya sa pad ni Ariel para roon iinom ang kaniyang problema. So, what are you planning to do with Maylene? Tanong ng kagigising lang na kaibigan. Alam ko namang malaki ang kasalanan ko kay Maylene, but I need to prioritize my child right now. Willing naman si Maylene na tanggapin ang bata. Kunin nyo sa babae at kayo ang magpalaki, sabi ni Ariel. Hindi siya sumagot. Come on man, Maylene loves you, sabi pa ulit ni Arnel. Tumungga siya ng alak. Mag-usap kaya kayo ni Maylene sa tagal ng pinagsamahan nyo. Hindi yun basta, winawalang bahala, sabi muli ni Ariel. Wala siyang planong saktan ng babae, pero may mga bagay na nangyayari na hindi niya makontrol. Sasarilinin na lang niya
ang nasa utak dahil hindi rin naman ito maintindihan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nakakainip alinggo ng hapon, kaya inimbita ni Lani na kumain ng pansit sa bahay nila si May. Bumili siya ng pansit at puto sa karinderya ni Aling Esther at hinintay ang pagdating ng kaibigan sa crossing. Paghinto ng sasakyan nito sa harap ng apartment nila, ay nanggigigil sa galit na tingin ang ibinigay ng kaibigan. "Why did you just give up?" si Tani May. Smith naman ang sagot ni Lani. "Kaya nga, pinapahirapan ka dahil gusto nilang maghiwalay kayong dalawa ni Mon. My God, pinasasaya mo sila dahil sa ginawa mong pag-alis doon." Gigil na sabi ulit ni May. "Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, hindi ka ba masasaktan kung chinichismis kang kalad ka rin?" sabi naman ni Lani. "Ingit lang ang mga yon," sagot nito sa kanya. "Madaling sabihin," sabi pa ulit ni Lani. Pumasok sila sa pintuan na kanilang bahay. Nagtimpla siya ng juice at binigyan ng isang baso si May. Matiim siya ang tinignan ng best friend. "Anong plano mo ngayon?" "Ano pa, edi iluwal ang bata. Pagkatapos mailuwal, ay maghahanap ng trabaho. Nandito lang naman sa bahay si nanay. Pupuntang ka sa susunod na linggo ang mga kamag-anak ko dito sa bahay para bisitahin ako," sabi pa ni Lani. Tinignan niya ang tiyan. Malaki na ang umbok niyon. Malungkot siyang napangiti. "Matanong nga kita, mahal mo ba si Mon?" tanong ni May. Hindi siya sumagot. "Hoy, tinatanong kita," puntag ni May. Tumango siya, ngunit sandali rin ay binawi niya pagkatapos. "Na-overwhelm kasi ako sa nangyayari. Ang bilis, ang gulo, at nitong mga nagdaang araw na nandoon ako sa kanila, ay palaging hating gabi na siya kung umuwi at umaga-umaga umaalis naman," sabi ni Lani. "Ano ka ba? Alam mo ba, malaki ang problema sa opisina ngayon. Siguro naman, kailangan mo ring lawakan ang pag-iintindi mo," sabi naman ni May. Napaismid si Lani. "Hindi ako masaya doon. Hindi ako makagalaw," sagot niya sa kaibigan. "Nag-a-adjust ka pa lang kasi. Ganyan talaga yan," sabi pa ni May. Patahimikan ang kanyang tugon. Sumasakit ang mga mata ni Mon habang nakatingin sa halaga na kailangan nilang bayaran para sa loan ngayong buwan. Pero kahit paano ay nagkaroon na sila ng ready cash para roon. Medyo okay na nga ngayon ang kanyang problema. Kaso, para talagang malaking bato na nakatali sa leeg niya ang paglisa ni Lani sa kanyang pamamahay. Wala na siyang magagawa. Kung ayaw nito sa kanya, huwag na niyang pilitin. Minasahin niya ang batok. Halos wala siyang matapos na gawain ngayong araw dahil sa kakaisip sa dalaga. Siguro, kung hindi lang nagkaroon ng malaking problema ang kanilang negosyo na nagtali sa kanya sa opisina itong mga nagdaang araw, hindi sana nauwi sa ganito ang lahat. Tumunog ang telepono. Si Mylene iyon. Nagdalawang isip siya kung sasagutin iyon o hindi. Sa huli, napabuntong hininga siya bago sinagot ang tawag. "Hey, it's my birthday today. Drop by our favorite resto. Everyone will be coming for dinner, love," sabi ni Mylene. Mukhang wala siyang kawala. Dahil lang dumating ang alas 5, ay dumating ang kanyang tita Anita at tita Bardot para magpahatid sa The Fatty. Hindi na siya umangal. Hinatid na lang niya dahil matampuhin na matatandang ito. Pagdating sa restaurant sa Ortigas, ay nandoon halos lahat ang kanyang mga kakilala at kaibigan. Parang siya pa nga ang may birthday dahil sinalubong siya ng mga ito. Lumapit sa kanya si Mylene, sabay halik. "Honey, where's my gift?" tanong ng dalaga. Wala siyang dala.
Tinaas na lang niya ang mga libreng kamay. It's okay. Isang halik ulit ang kanyang natanggap bago yumakap sa kanyang baywang si Mylene at may mga kamera na tumutok sa kanilang dalawa. Smile naman dyan! Sigaw ng kaibigan nilang si Belle. Nagbigay siya ng ngiti dahil ayaw niyang mapahiya ang dating nobya. Kinaladkad sila ng kaibigan sa mesa at kinuwentuhan ng mga ginawang preparasyon sa party bago sila iniwan para atupagin ang ibang mga kaibigan. Mylene is a nice girl, sabi ng kanyang tita Anita. Dapat kasi, niyaya mo na siya ng kasal. Yes, she's the ideal girl for you, sigunda ng kanyang tita Bardot. Inisa-isa pa nga nito ang mga magagandang katangian ni Mylene. Siguro, oras na rin para sabihin sa mga ito ang plano niya sa buhay. I'm going to marry Lani. Hindi ko alam kung ano ang mga pinaririnig ninyo sa kanya and I want you to know that hindi po ako masaya. Hindi ko po siya pananagutan kung hindi ako sigurado na mabuti siyang babae. Huwag kayong magpapadala sa mga paninira. Character assassination lang ang mga yon. Seryosang sabi ni Mon. Natahimik ang dalawa sa kaseryosohan ng boses niya. Tahimik na tinapos sa mga ito ang pagkain. Minsan lang nagbubukas ang Facebook si Lani. At dahil sa walang magawa, ay bumili siya ng load para sa broadband stick at tag-internet sa kanyang PC na nasa loob ng kanyang kwarto. Nagbukas siya ng FB at isang malaking kirot ang kanyang naramdaman nang makita ang magkayakap na pictures na ng Mon at Mylene na nakatag sa account ni Justin. Noong isang araw lang ang petsa, kaya napaluha siya. Napahawak siya sa kanyang tiyan para hapulsin ang umbok doon. Ang masakit. Halos lahat ng mga kakilala niya ng Mon ay nag-like sa picture. Pinatay na lang niya ang computer at itinulog ang sama ng loob. Pumatok ang kanyang nanay sa kanyang kwarto at pumasok. Nasa labas daw si Mon at gusto siyang kausapin. Himala, bakit napabalik dito ang lalaking yan? Babain mo at kausapin, sabi ng kanyang ina. Umiling siya. Hindi ko na ho siya kakausapin, sabi ni Lani. Alam ng ina na kapag nagsabi siya ng hindi, ibig sabihin talaga niyon ay hindi. Lumabas na lang ang kanyang ina sa kanyang kwarto. Napaluha siya sa kanyang unan. Hindi niya akalain na ganito pala kasakit ang umibig. Papakyat ang hagdan si Justin nang makita niyang papasok sa pintuan ng kanyang Kuya Mon. Nabagsak ang mga balikat. Nahahalata niyang depressed ng mga nagdaang araw ang kapatid at hindi siya masayang nakikitang malungkot ito. Ni minsan, hindi pa ito naging ganito kalungkot. Nakakamukha na nga nito ang regalo nitong aso minsan sa kanya. Nakakaawa ang kanyang kapatid kaya hindi siya sumasama-sama kay Mylene itong mga nagdaang araw. Pagkaibigan sila ng huli. Ngunit syempre, mas matimbang pa rin ang dugo. Papanigan niya ang kanyang kuya kung saan ito sasaya. At hindi rin naman niya nakakalimutan na kaibigan rin niya si Lani. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at binuksan ang kanyang Facebook account. Iniantag niya ang sarili sa mga pictures ni Mylene. Ngayon niya lang maaamin na napaki-skimming ng babae. Talo pa nga siya sa kasamaan ng ugali. Napakagaling magpaikot ng mga tao sa kamay nito. At least siya hindi lang tatago ng kamalditahan niya. Si Mylene ay marunong magtago. Parang tupa na tinatago lang ang maitim na sungay sa mga puting balahibo. Kaya nga magkaibigan sila dahil pareho silang masama ang ugali. Mas mataas nga lang ang level ng half-German na dalaga. Isang oras, pagkatapos maiantag ang sarili, ay may natanggap siyang text message galing kay Mylene sa cellphone. Why did you untag the pictures on FB? I thought we're in this together. Does this mean na naniniwala ka na talaga na ang kuya mo ang ama ng bata?
Baka kay Miko. Mabilis naman siya nag-type ng reply. Dear Mylene, hindi talaga aandar ang gimmick mong iyan. I'm sorry. I haven't told you that Lani was a virgin before she arrived in Boracay. Kahit pa siguro mamaluktot ka sa kakasabi sa kuya ko na sa ibang lalaki nga ang bata. Alam ni kuya ang totoo. Hindi ko gusto ang pinapakalat mo. Huwag mong kalimutang pamangkin ko yun. I just kept my mouth shut when you told people that it might not be my queer child. But the next time, I hear you talking about it again. Ako mismo ang magdidemanda sa'yo. Entiendes? Mabuti at hindi na nag-reply ang babae dahil hindi naman siya magpapatalo. Nagbihis na lang siya para mapuntahan si May sa kondo nito. Handa sa gera ang itsura ng kaibigan nang pinagbuksan siya ng pintuan. I didn't come here to fight, okay? Sabi ni Mylene. Pumasok siya at tumupo sa sofa kahit naman hindi iniimbitahan ni May. Invite naman natin si Lani na lumabas, sabi pa ulit ni Mylene. Para ano? Para awayin mo? Tanong ni May. Wala lang. Basta, invite natin para magkaayos na sila ni Kuya. Seryosong sabi ni Mylene. Aba, ano na naman ang drama mo at ang lalaro kang kupida? Hindi bagay ah? Sabi ni May. Nagbigay siya ng masamang tingin sa kaibigan. Alam kong nakakapangilabot ang pagkamabait ko ngayon. But they need to talk things through. Seryosong tinitigan ni Justin ito sa mukha. Nadagling naintindihan ng kaibigan. Kilala nga siya nito talaga. Okay, bukas na lang. Tawagan ko siya mamayang gabi, sabi ni May. Okay, sabi ni Justin, sabay paalam dito. Kasama raw si Justin, kaya nagsabi sila ni kay May na hindi siya sasama rito ngayong araw. Mahahibad lang siya kapag nakita sila ng isang iyon. Pagkatapos niyang maligo, mga alas 9, ay nagsuot siya ng pambahay at humilata sa sala para manood ng TV. Mga alas 10, dumating ang dalawa sa kanilang bahay. Oy, dali, bihis na, sabi ni May. Umismid siya. Tinatamad siyang kumilos. Dali na, sabi naman ni Justin. Shopping tayo, para kay baby. Hindi siya nagbigay ng reaksyon. Lani, sumama ka na sa kanila. Sali naman ang kaniyang nanay. Lumabas ka naman anak, para ma-exercise ka. Napaisip muna siya. Boring naman talaga sa loob ng bahay ngayon. Dinampot na lang niya ang suklay at umakyat sa kwarto para magbihis. Kinuha niya ang blue maternity dress na binili niya sa SM. Sa sasakyan sila ni Justin sumakay at umiretso sila sa Greenbelt sa Makati para kumain ng tanghalian sa isang Japanese restaurant. Hindi niya mapigilan ang sarili na magbigay ng masasamang titig sa dalawang kasama nang makita niyang naghihintay sa kanila roon si Mon. Umupo si May at Justin sa mesa na inukupa ng binata. Kaya wala siyang nagawa kundi ang umupo sa tabi nito dahil iyon na lang ang bakante sa pang-apatang mesa. Anong gusto mong kainin? Parang wala lang nangyari, natanong sa kanya ni Mon. Sinugurado niyang nakikita ng lahat ng imbyerna sa kanyang mukha habang nakatingin sa menu. Mahadera ngayon ang lola, parinig ni May. Wala nang tatalo sa kakulitan ni Justin. Itinaas nito ang hawak na digital camera. Kuya, lapit ka medyo kay Lani. Ipapakita natin kay baby paglabas niya kung paano nagkabati ang mami at daddy niya. Inakbayan siya ni Mon at ang pinundot ni Justin ang kamera ay binigyan siya ng binata ng halik sa pisngi. Asus, ang sweet! Tukso ni Justin. Napatawa naman si May. Aba, kulang na lang ang paglabas ng baby at Sagrada Familia na talaga kayo. Napatawa si Justin. I-upload ko to sa Facebook.
Tapos, itatag ko kay Maylin. Napahalakhak naman si May. Sinaway ni Mon ang mga ito at nagkwentong kinausap na nito ang dating kasintahan para muling humingi ng pasensya at tanggalin mga pictures sa Facebook dahil masyadong sensitibo ang mga sitwasyon. Nakaramdam siya ng awa sa dati nitong nobya at ayaw na niyang mag-inerte. Hindi na yata tamang magpatuloy na galit siya sa mga ito, lalo na kay Mon. Nagpalabas siya ng mga ngiti at nakisali sa tsikahan at halakhakan habang inuubos nila ang pagkain sa mesa. Pinakita niya pa ang mga ultrasound pictures ng anak niya. Hindi na binalik ni Mon ang mga iyon. Tinago na nito iyon sa sariling wallet. Pagkatapos nilang kumain, ay nagpaalam na sina Justin at May na mag-shopping ng mga gamit. Naiwan siya kay Mon at mula roon, dumiretso silang dalawa sa baby store. Hinayaan siyang magpili nito ng kung anong magustuhan. Gusto niyang puti at dilaw ang mga gamit ni baby para babagay kung ano man ang kasarian nito paglabas. Ayaw niya agad malaman kung babae ba ito o lalaki. Gusto niya ma-surprise. Pagkatapos silang mag-shopping para sa bata, ay nanood sila ng sine. Pagdating ng alas 4, ay nagreklamo na siyang napapagod. Kaya, nagpasya na silang umuwi. Ang problema, hindi siya nito diniretso sa kanilang bahay sa Quezon City, kundi sa mansyon ng mga kasa sa Pasig. Ano ka ba? Iuwi mo na ako, sabi nila ni kay Mon. Hindi sumagot ang binata hanggang sa dumating sila sa mansyon. Wala akong damit na dala. Hindi ako makakatulog dito, sabi niya habang umaakyat sila ng hagdanan. Dinala na kanina ng tatay mo ang mga gamit mo habang nasa labas pa tayo. Pagpasok na sa kwarto ni Mon, ay nakita niyang nandoon na nga lahat ang kanyang mga gamit. Binigyan niya ng masamang tingin ang binata. Pinagkaisahan niyo ako ha? Sabi ni Lani. Ngumiti si Mon bago lumuhod sa kaniyang harapan. Natahimik siya para panoorin ang susunod na gagawin ng lalaki. Nangilabot siya dahil hindi bagay rito ang ginagawa. Tinuha nito ang kahon mula sa bulsa ng pantalon nito at binuksan iyon sa kanyang harap. Please marry me, baby. Parang lumobo ang kaniyang dibdib at hindi siya makahinga sa sobrang tuwa. No, birong sabi ni Lani. Please, samo ni Mon. Tell me the magic word first, sabi pa ni Lani. Napakunot ang noo ni Mon, nanuli sa kaniyang nguso. Mukhang ayaw lang sabihin ng lalaki ang kaniyang hinihintay. Napatawa naman ito. I love you ba? Sabi ni Mon. Napatawa na rin siya. Okay. Pumunot muna ito ng malalim na hininga at sa napakaromantikong boses ay nagsalita. I love you, mahal. Sabi ni Mon. Napangiti na lang siya. I love you too, mahal. Kailan ang kasal? Tanong ni Lani. Excited na ako. Sabi naman ni Mon. Bukas agad, sagot ni Lani, at napatawa silang dalawa. Pagkalipas ng ilang buwan, ay nanganak na si Lani ng isang pogi at malusog na batang lalaki. Wala namang pagsidla ng tuwa si Mon. Dahil lalaki ang panganay niya na may magmamana na daw ng kanyang apelyido. Naging maligaya at masaya ang kanilang pagsasama. Kasama ang kanilang munting anghel na si Renz. Nagkamali man si Lani ng lalaking pinagkalooban niya ng kanyang pagkababae. Pero, hindi naman siya nagsisi sa maling desisyon na kanyang nagawa dahil naging responsable at mapagmahal na asawa at ama si Mon sa kanilang mag-ina. Dito na po nagtatapos ang kwento ni na Mon at Lani na pinamagatang My Sweet Mistake. Sana po ay naibigan ninyo ang kanilang kwento. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento ng pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po.
God bless everyone.